Shoutout tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Lumipas ang maraming mga taon. Medyo may katandaan na din itong si Arturo. Ngunit mas lalong lumakas pa ang taglay nitong mga kakayahan. Ilang taon na din natahimik ang buhay nila hanggang sa mabalitaan nila ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang lolo Lucio doon sa isla ng Bohol. Nakapagtataka ito para sa kanila dahil ang kanilang lolo ay isang supremo ng lahi ng mga aswang. Malakas ito at walang pinagkatandaan. Hindi ito madaling patayin. Ngunit sa isang iglap lamang, mabalitaan lamang nila ang pagkamatay nito. Para masagot ang kanilang mga katanungan, nagpasya ang magkapatid na aswang na sina Abner at Arturo na muling bumalik sa lugar na kanilang pinanggagalingan. Pupunta sila ng isla ng Bohol bukas na bukas din. Aalamin nila ang buong katotohanan. Kinabukasan, nagpaalam na sina Abner at Arturo kay Lucila at sa mga anak na sina Arthur at Nonoy. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakasakay na ang mga ito ng isang barko papunta sa kabilang isla, ang isla ng Bohol. Pagdating nila doon sa isla ng Bohol, dumiritso na sila doon sa lugar nila at bahay ni Tatay Andoy. Alas 6 pa lamang ng umaga ang oras ng kanilang pagdating, kaya medyo tahimik pa ang buong lugar. Ngunit nakita nila agad itong si Tatay Andoy na nagpapakain na ito sa mga alagang baboy at manok. Malaki na din ang ipinagbago ng katawan at hitsura nitong si Tatay Andoy. Kung dati medyo may katabaan ito, ngayon payat na at klaro na ang katandaan nito. Tinawag agad ng magkapatid itong si Tatay Andoy at gulat pa nga ito nang makilala ang dalawang paparating, hanggang sa gumuhit ang ngiti at saya sa mukha ng matanda. Nako Arturo, Abner, kayo pala. Bakit napasagsag kayo dito sa isla? Matagal na din tayong hindi nagkikita. Kumusta na kayo? At niyaya niya ang dalawa na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nag-iisa na pala itong si Tatay Andoy dahil ang kanyang dalawang apo na laging kasakasama ay nakapag-asawa na at mayroon ng sariling mga buhay. Pero malimit pa rin na dumadalaw ang mga ito sa kanya ayon sa kwento ng matanda. Hanggang sa mapatanong uli itong si Tatay Andoy kung bakit napunta sila sa isla. Batid ni Tatay Andoy na mayroong mahalagang pakay ang mga ito dito sa lugar, dahil kung magbabakasyon lamang ang nais ng magkapatid, di sanay kasama ng mga ito ang asawa at anak. Tatay Andoy, hindi mo pa ba nabalitaan? Namatay na si Lolo Lucio at kailangan namin na puntahan ang bukirin ng sanay para alamin namin ang buong katotohanan. Napatigalgal na din itong si Tatay Andoy dahil napaka-imposible naman na mamatay ang supremo ng mga aswang na ganun kadali. Nangunot ang noo nito at nagtanong uli kay Arturo. Namatay, sa papanong paraan Arturo, at sino ang pumatay? Hindi ko rin alam, Tatay Andoy. Iyan ang dahilan kung bakit bigla ang napaluwas kami dito sa isla ng Bohol. Natahimik ng ilang segundo itong si Tatay Andoy. Ramdam niya ang pighati ng magkapatid at alam niyang hindi ordinaryo ang pagkamatay ng lolo ng mga ito.
Nagpalipas muna ng ilang oras sina Arturo at Abner sa bahay ni Tatay Andoy para makapag-usap naman sila ng masinsinan. Medyo matagal-tagal na din ang panahon na hindi nagkikita ang mga ito. Namiss na rin ni Arturo ang matanda dahil isa itong si Tatay Andoy sa itinuturing niyang pamilya. Kinahapunan, nagpaalam na ang dalawa sa matanda. Kailangan na nilang puntahan ang bukirin ng sanay. Umalis na sina Arturo at binaybay na ang daan paakyat ng bukirin. Sumuot ang mga ito sa kakahuyan ng ilang oras hanggang sa makarating ang mga ito doon sa may talon. Nang papasok na sana sila ng kakahuyan, papunta na sa kanilang lugar. Nang maramdaman ni Arturo ang mga presensya ng kapwa aswang na nasa paligid, tumigil muna sina Arturo at Abner sa paglalakad at nakikiramdam. Ilang sandali pa, wika nitong si Arturo, "Lumabas na kayo. Naramdaman ko at alam ko ang pinagtataguan ninyo. Huwag niyong hintayin na ako na mismo ang lalapit sa inyo. Hindi niyo ito magugustuhan." Nang marinig ito ng mga aswang sa paligid, nagtatalunan ito sa lupa at sa harap nila. Nakilala agad ni Arturo ang mga ito. Mga sakop ito ng kanyang lolo Lucio. Sabi agad nitong si Duming, ang namumuno sa mga bantay ng kanilang angkan, "Arturo, Abner, mabuti at narito na kayo. Hinihintay na kayo ng inyong lula nana." Habang naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang kuta doon sa may pangpang, may mga sinasabi itong si Duming kay Arturo at Abner. Dapat daw nilang magdubling ingat dahil kahit sa kanilang kuta ay hindi naligtas. Itong si Duming, may hinala din ito na sinadya talaga ang pagkapatay kay Lolo Lucio. Napakalinis ng gumawa ng krimen at alam niyang malapit lamang ito sa kanilang angkan dahil nagawa nito ang krimen na walang nakakaalam. Kaya itong si Lola Nana, bantay sarado ito ng mga tauhan nila. Baka kasi ito na ang isusunod pa. Sa isip ni Arturo, mukhang may mga traidor na naman sa kanilang hanay. Ano kaya ang motibo ng mga ito? Makalipas ang ilang minuto, nagkagulo na ang mga aswang sa pagdating nila doon sa lugar. Unang-una, hindi inasahan ng mga ito ang pagdating nila ni Arturo at Abner nang maaga. At pangalawa, sobrang namimiss na ang dalawa ng mga ito, lalong-lalo na ang kanilang kamag-anak. Nagkukumustahan muna ang mga ito sa oras na iyon sa mga kamag-anak nila. At pagkatapos, masinsina nang nag-uusap sina Arturo at Lola Nana. Pinag-usapan na ng tatlo ang tungkol sa pagkamatay ni Lolo Lucio. Kita pa nga sa mukha nitong si Lola Nana ang sobrang pagdalamhati. Kakaiba daw ang nagiging dahilan ng pagkamatay ni Lolo Lucio ayon sa kwento ng matanda. Hindi ordinaryo ang pagkapatay nito. Pinagplanuhan at mayroong malakas na kaalaman sa barang ang may gawa. Unti-unting nilalagyan ng barang ang bawat pagkain nitong si Lolo Lucio nang hindi nila napapansin. Kinain ng mga mababangis na insekto ang mga lamang loob nitong si Lolo Lucio. Kaya pala, mabilisan ang paghina ng katawan nito hanggang sa mamatay sa loob lamang ng 3 araw. Hindi rin makapagturo itong si Lola Nana kung sino ang maaaring may kagagawan dahil sa dami ng kanilang kasama at pinagkakatiwalaan sa loob ng kanilang kuta. Tanong nitong si Arturo sa kanyang lola, "Sino-sino ang laging kasama niya sa loob at labas ng kuta, Lola Nana? At kung sino
ang laging kasama sa lahat ng kanyang lakad. Ilang sandaling nag-iisip itong si Lula Nana at pagkatapos binabanggit na ang lagi nilang kasama sa labas at loob ng bahay at lalong-lalo na sa kanilang kuta. Simula sa mga tagapag-alaga ni Lolo Lucio na dalawang babae at isang lalaki, ang kanang kamay nito na si Tibor, ang limang mga bantay at ang ikalawang namumuno sa mga angkan ng mga aswang na si Tatay Lucrecio. Ito ang utusan ni Lolo Lucio sa pagbabantay sa kanilang lupain na sakop. Dahil sa mga pagkakataon na ito, ang mga angkan na galing kay Tata Tasio, nagiging agresibo na din ang mga ito at hindi pa tumigil para makapaghiganti sa kanila. Ipinatawag ni Lola Nana ang lahat ng mga binabanggit ng matanda, ayon na din sa pakiusap nitong si Arturo. Sa tagal niyang nawawala sa islang ito, ang ilan sa mga malalapit sa kanyang lula at lolo ay hindi na niya kilala pa. Makalipas ang ilang minuto, nagsidatingan na ang mga ito, pati ang mga nakatukang bantay ni Lolo Lucio nandoon na din. Agad na kinausap ni Arturo ang mga ito at pinagtatanong. Sa lahat ng kanyang kaharap, mahirap humanap ng pwedeng mapaghinalaan. Pero sa pagkakataon na iyon, may mga ginawang ritual na itong si Arturo. Dahil sa kanyang mga kaalaman sa mga orasyon at dasal, kaya na niyang maitarak ang mga orasyon na pangmarka sa mga ito. Ang nais nitong si Arturo, malaman niya ang mga gagawin ng mga ito pagkatapos ng kanilang pagpupulong. Wala silang nakuhang impormasyon sa mga ito. Walang kaalam-alam ang mga ito sa nangyaring pagkamatay ni Lolo Lucio ayon sa kwento ng mga ito, at hindi nila alam ang tunay na salarin. Pero sa pagkakataon na iyon, may naramdaman ng kakaiba itong si Arturo at nakakuha ng kanyang atensyon. Alam niyang nasa grupo ng mga ito ang tunay na pumatay sa kanilang lulo. Nang makaalis na ang lahat, kinausap agad nila ni Abner at Arturo ang kanilang lola Nana. Lola Nana, ilang taon nang nagsisilbi ang tatlong iyon kay Lolo Lucio? At saan sila galing na angkan? Ang tanong ito, napatitig ang kanilang lula sa kanya. Nakaamoy kasi ito na parang nagdududa si Arturo sa tatlong tagapag-alaga ni Lolo Lucio. Bakit, Arturo? Ano ang tingin mo sa kanila? Galing sila sa angkan ni Tinoy, ang pinsan ng iyong lolo at huling naging pinuno sa lahat ng ating mga mandirigma. Bakit, Arturo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo na itanong sa akin ang tungkol sa tatlong iyon? Lola Nana, dalawa sa tatlong iyon ang may kinalaman sa pagkamatay ni Lolo Lucio. Kaya napatitig itong si Lola Nana kay Arturo at hindi ito makapaniwala. Napanganga ito habang nag-iisip. Kahit ni minsan, hindi sumagi sa kanyang isipan na gagawa ng masama ang mga batang iyon. Dahil kilala niya ang mga ito, pati na ang mga magulang, dahil kamag-anak ang mga ito sa kanila. Ang tanong ng matanda, paanong nasabi mo iyon, Arturo? Kanina, Lola Nana, habang pinatawag mo sila, may mga ginawa na akong orasyon at ritual. Gamit ko din ito. At ipinakita ni Arturo ang tungkod na bigay pa sa kanya nitong si Lolo Lucio. Nakapaloob sa tungkod na ito ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. At dahil sa aking ginawang mga ritual, itinuro ng tungkod na ito ang dalawa sa kanila, Lula, ang isang lalaki at ang babaeng mahaba ang buhok.
napamulat itong si Lola Nana, si Dante at Dorina. Magkapatid ang mga iyon at apo ni Tinoy. Pinatawag ni Lola Nana ang tumatayong kanang kamay dati ni Lolo Lucio na si Tibor. At ngayon, pansamantalang namumuno na sa mga mandirigma ng mga aswang. Inutusan ito ni Lola Nana na mag-imbestiga sa lahat ng mga aswang na kasama nila sa kuta, lalong-lalo na ang dalawang apo ni Tinoy. Nagulat itong si Tibor at napatanong sa matandang babae, "Bakit, Lola Nana?" Si Arturo na ang sumagot at lumapit ito kay Tibor. Sabi nitong si Arturo, "Ang dalawa sa kanila ang may kinalaman sa pagkamatay ni Lolo Lucio. Kailangan natin ngayon na imbestigahan ang mga iyon para malaman natin kung sino talaga ang nasa likod ng pagpatay kay Lolo Lucio." Tumitig itong si Tibor kay Arturo. Nakipagtitigan ito sa mga mata ni Arturo. "Paano ka nakakasigurado, Arturo, na ang mga batang iyon ang may kinalaman sa pagkamatay ni Lolo Lucio? Kanina ka pa dumating at nasabi mo agad ang mga bagay na iyan." Sa isang iglap, biglang nawala sa kinatatayuan itong si Arturo at lumipat agad ito sa likod nitong si Tibor na sa pagkakataon na iyon, sobrang nagulat ito sa ginawa ni Arturo. Halos hindi niya kasi nakita ang ginawa ni Arturo na kahit siya ay hindi makapaniwala sa sobrang bilis. Hinawakan ni Arturo ang balikat nitong si Tibor habang ang isang kamay nakatutok ang mahaba at matulis nitong mga kuko sa liig ng kanang kamay nitong si Lolo Lucio. "Nagdududa ka ba sa kakayahan ko, Tibor? Mahihina kasi kayo, kaya namatay ang aming lolo sa pangalaga ninyo. Isa ka ng pinagkakatiwalaan na mamuno sa mga mandirigma ng aming angkan. Ngunit sa simpleng galaw ko lamang ay hindi mo nakita. Makinig ka, papatayin ko ang mga nasa likod ng pagkamatay ni Lolo Lucio. May mga paraan ako para malaman kung sino-sino ang mga ito. Sundin mo ang utos ni Lola Nana. Mag-imbestiga ka at huwag kang magduda sa aking kakayahan." Umawat na din itong si Lola Nana at pinaalis na itong si Tibor at ang mga tauhan ito. Nag-iisip din ang matanda kung sino ang maaring nasa likod ng lahat. Pwedeng itong si Tinoy ang nag-utos sa kanyang mga apo. Pero bakit naman gagawin ito ng matanda? Ano ang kanyang dahilan? Wika nitong si Arturo, nagagawa din sila ng pag-iimbestiga kasama itong si Abner. Matapos na makapag-usap ang mga ito, nagsilabasa na sila ng kubo. Mayroong limang bantay din itong si Lola Nana na laging kasama dahil sa banta ng buhay nito. Hindi rin muna pinahintulutan na makalapit ang tatlong tagapag-alaga ni Lolo Lucio kay Lola Nana. Bilin din ni Arturo na habang nangyayari ang pag-iimbestiga, huwag munang masyadong maglalabas itong si Lola Nana sa kanyang bahay. Malaki ang angkan ng mga aswang na kinabibilangan nila ni Arturo at Abner. Nasa mahigit sa 200 ang lahat ng mga aswang na sakop nila ni Lolo Lucio at Lola Nana. Kaya hindi madali sa kanila ang mga gagawin, dahil lahat ng mga ito ay kamag-anak nila. Nagliribot na rin itong si Arturo kasama si Abner sa buong kabahayan ng lugar para makipagkumustahan sa lahat ng mga kamag-anak nila. Pero ang tunay na dahilan ni Arturo, may mga ikinakalat itong orasyon sa buong lugar. Lihim itong dumura-dura sa buong paligid at sa bawat madaanan nila. Ang plano nila ngayon
mamayang gabi, itatarak niya ang orasyon na pangmarka at gagawin niya ang ritual para malaman niya ang mga kalaban na nasa kanilang lugar. Lumipas pa ang mga oras, pagpatak ng gabi, bumalik na sina Arturo sa bahay nila doon ni Lola Nana. Nandoon na din itong si Tibor para ibalita na ang mga bata na pinaimbestigahan nila. Pansamantalang umalis daw muna ang mga ito. Pati daw itong si Tinoy, wala na din sa kanilang lugar. Ayon sa sabi ng asawa nitong si Tinoy, nabumba lamang ang mga ito para dalawin ang ilan sa kanilang kamag-anak na nasa paanan ng bundok ng sanay. Hindi na nabigla itong si Arturo dahil may ilan din silang kamag-anak ang nandoon at malimit na dumadalaw ang mga ito doon sa lugar. Pero ang ipinagtataka niya, nagkataon naman yata kung saan dumating sila at ipinatawag ang mga bata, saka lamang umalis at bumaba ng patag ang mga ito. Inutusan ni Arturo itong si Tibor na manmanan ang buong paligid at utusan ang ilan sa mga tauhan na sundan sina Tinoy doon sa patag para alamin kung totoo nga na nandoon ang mga ito. Habang sina Arturo at Abner, may mahalagang gagawin sila ngayong gabi. Ngunit pagpatak ng alas 11 bago maghating gabi, doon sa bahay nila ni Lola Nana, may dalawang nilalang ang maingat at umaaligid doon sa lugar. Hanggang sa may mga binabanggit ang mga ito na mga banyagang salita. Pagkatapos, may itinatapon ito sa paligid. Matapos na gawin yon ng dalawa, biglang umigpaw ang mga ito papunta doon sa bintana ni Lola Nana. Napakabilis ng kilos ng mga ito at agad na nakapasok ito sa loob. Patay agad ang dalawang bantay ni Lola Nana nang matamaan ang mga ito ng mga kalmot sa kanilang mga liig. Nagising naman agad ang matanda at akmang sisigaw sana para makahingi ito ng tulong. Habang ang tatlong bantay, sinubukan na din ng mga ito na labanan ang mga aswang na pumasok ng kwarto. Ngunit mabilis lamang na napabagsak ito ng mga kalaban. Hindi na nagawa pa ni Lola Nana na makasigaw dahil nahawakan na siya ng isa sa mga ito. Kakalmutin na sana ang matanda. Ngunit mayroon ding dalawang nilalang ang biglang umigpaw papasok ng bintana. Galing ang mga ito sa paglilibot at naaktuhan nila ang dalawang nilalang na umaligid sa bahay ng kanilang lula. Nahuli lamang ng ilang segundo sina Arturo at Abner. Ngunit kaya pa nilang mailigtas ang kanilang lula. Nahawakan agad ni Arturo ang kamay noong isang aswang na may hawak ng kanilang lula. Hinila niya ito sabay kalmot sa dibdib ng kalaban. Mabilis naman itong umigpaw para makailag. Ngunit nahagip pa rin ito sa balikat ni Arturo at nasugatan. Ang isa naman sa kanila, umatake na din ito sa kanilang dalawa. Mabilis naman na nagpakawala ng paikot na sipa itong si Abner. Kaya bumagsak ito sa sahig ng tamaan sa dibdib. Hindi na ito hinayaan pa ni Abner na makatayo. Muling nagpakawala ito ng magkasunod na sipa at pagkatapos mabilis na inaasinta ito ng pana at tinamaan ito sa dibdib. Patay agad ito nang tigilan ni Abner. Habang itong si Arturo, mabilis nitong ibinagsak sa sahig ang aswang na nahawakan at pinagkakalmot na ito sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit alalay lamang ito dahil ang gusto ni Arturo mayroong matirang buhay sa dalawa para malaman nila kung sino ang nag-utos ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nagising na rin ang ilang bantay sa labas. Mabilis na lumabas itong si Arturo at pinatahimik ang lahat na nasa labas. Ayaw niyang may makakaalam
sa nangyaring pag-atake kay Lola Nana. Pinagsabihan niya ang mga ito na huwag munang ipaalam sa lahat ng mga tauhan na mga aswang ang nangyaring pag-atake ng mga kalaban sa kanila, lalong-lalo na kay Lola Nana. Baka pa kasi mabulabog ang mga kasamahan ng mga ito at ang mga traitor na nasa kanilang kuta. Nakilala ni Lola Nana ang isa sa mga ito. Isa ito sa mga bantay na pinamumunuan nitong si Duming. Nakatuka ang mga bantay na ito doon sa mga gubat na nakapalibot sa kanila. Itinago nila ang isang bangkay at ang isang nawalan ng malay doon sa pinakailalim ng bahay nila ni Lola Nana. Pansamantalang itinago din nila ang mga bangkay ng mga bantay ng matanda. Inilipat nila ang matanda doon sa unang palapag kasama itong si Abner. Abner, huwag mo munang iwanan si Lola Nana. Ako na muna ang bahala sa mga nabihag natin. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Lola Nana ang lahat ng mga namumuno sa kanilang angkan. Kasama na din itong si Duming dahil isa sa kanyang mga tauhan ang umaatake sa kanya. Tumagal din ng mahigit sa 3 oras ang kanilang pagpupulong. Galit na din itong si Arturo dahil nagiging agresibo na ang mga kalaban nila at walang pakialam ang mga ito sa presensya nila ni Abner. Kinahapunan, ginawa na ni Arturo ang mga ritual. Tinapos na niya ang mga dasal at mga orasyon. Nakauwi na din ang mga inutusan nitong si Tibor na bumawa ng patag para alamin kung totoong nandoon nga sa patag itong si Tinoy kasama ang mga apo. Ayon sa mga ito, hindi nila nakita ang mga ito doon sa patag. At walang palatandaan na nagpunta ang mga ito doon. Ilang sandali pa, nag-iinit na ang suot na kwintas nitong si Arturo. May mga nakikita na siyang palatandaan kung saan naroroon ang mga kalaban nila. Pero ang ipinagtataka nitong si Arturo, marami siyang naramdaman na pinanggagalingan nito. Ibig sabihin, marami silang mga kalaban at mga traitor na nasa kuta. Maraming mga traitor ang kasama nila sa kanilang angkan. Kinahapunan, sa pag-iimbestiga ng mga tauhan ni Lola Nana kasama sina Arturo at Abner, may hinala ang mga ito na nakipagsabwatan itong si Tinoy doon sa kabilang angkan ng mga aswang na galing sa pamilya ng kalaban nilang si Tata Tasyo. Dahil napag-alaman nilang nagkaroon ng pagkatalo sina Lolo Lucio at itong si Tinoy mula nang tanggalin ito bilang pinuno sa lahat ng mandirigma ng kanilang angkan. Bilin naman ni Arturo na huwag munang ipaalam sa lahat ang mga nalalaman nila kahit na sa mga iba pang mga aswang sa kanilang kuta. Sila lang muna ang dapat na makakaalam sa mga ito dahil plano ni Arturo, uubusin niya ngayong gabi ang lahat ng mga traitor sa kanilang hanay. Kaya tahimik lamang ang mga namumuno at lihim din na nagmanman sa mga naiwang pamilya nitong si Tinoy. Nakaalerto na din ang mga pinagkakatiwalaang mga mandirigma sa buong paligid ng lugar, araw man o gabi. Kinagabihan, pinulong ni Arturo ang mga bantay ni Lola Nana. Dinagdagan na din nila ang bilang ng mga ito. Nasa unang palapag si Lola Nana kasama ang 4 na tagapag-alaga at ang mahigit sa 10 mga aswang para bantayan ang matanda. Habang itong sina Arturo at Abner, pagpatak ng 10:00 ng gabi, nagsimulang umalis na din ang mga ito para gagawin na ang kanilang misyon. Sa katahimikan,
at kalagitnaan ng gabi. Tahimik na pinasok nila ni Arturo ang mga aswang na itinuro sa kanilang mga ginawang ritual, ang mga aswang ng mga traidor. May mga hinuhuli sila at ang mga bawat lumalaban ay pinapatay ng magkapatid. Kaya kinabukasan, doon sa isang bahay nila ni Lola Nana na ginawang imbakan ng mga gulay, doon nakagapos ang siyam na mga nahuli nila ni Arturo at doon din inilagay ang anim nilang mga napatay. Hinarap ang mga ito ni Lola Nana dahil kilalang kilala niya ang mga ito. Bukod sa mga kamag-anak nila ang mga ito, mayroong malapit din sa kanya. Bakit ninyo nagawa ito sa akin? Bakit ninyo nagawang patayin si Lucio? Naluluha na itong si Lola Nana. Maganda ang pakikitungo nila sa mga kasamahan at lalong-lalo na sa kanilang mga tauhan. Ilang taon na din na pinangalagaan nitong si Lolo Lucio at Lola Nana ang kanilang angkan. Sama-sama silang nilalabanan ang mga masasamang aswang na gustong sakupin ang kanilang angkan, lalong-lalo na ang angkan nitong si Tata Tasyo. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, nagawa pa rin na traidorin sila at patayin ang kanilang supremo. Alam kong mayroong isang malaking dahilan kung bakit ninyo ito ginagawa. Mga walang utang na loob. Ang sabi naman itong si Arturo, dapat sa inyo ay mamatay. Ilang minuto din ang lumipas at walang nagsasalita sa mga ito. Ngunit nang gumawa na sila ng marahas na paraan, napipilitan ang iilan na magsalita at magsabi ng totoo. Nakita nilang hindi nagbibiro sina Arturo at Abner nang patayin nito sa kanilang harapan ang isa nilang kasama. Ngayon, sigurado na sila na itong si Tinoy ang may pakana ng lahat. Maaaring nakipagsabwatan nga ito doon sa kalaban nilang angkan at ang maaaring dahilan nang tanggalin ito bilang pinuno ng mga tauhan nila o maaaring gusto nitong ipinagkanulo ang angkan nila para sila na ang maghari sa mga kagubatan ng tanay. Ang iniisip na lamang nila ngayon kung sino-sino pa ang kasabwat ng mga ito dito sa kanilang kuta. Matutukoy naman ito ni Arturo dahil sa kanyang mga ginawang ritual at mga orasyon. Ang gagawin nila ngayon, hulihin ang lahat ng mga kamag-anak nitong si Tinoy. Kaya nagpakalat agad ng mga tauhan itong si Tibor sa paligid ng mga kabayan. Bili ni Lola Nana, wala munang makakalabas ng kanilang kuta nang walang pahintulot nila. Lihim din na pinalibing nila ni Arturo ang mga napatay nila na mga aswang at ang mga bihag, dinala nila ito doon sa loob ng pangpang. May mga kulungan silang ginagawa sa loob doon at doon nila inilagay ang mga ito. Mabilis din na umibis sina Arturo at Abner. Dahil kagabi, mayroon silang sinubukang hulihin. Ngunit nakapagtataka ang lakas ng mga orasyon ng mga ito. Orasyon na sa bulag. At hindi nawasak ito nila ni Arturo at Abner. Nakatakas at nakapagtago ang mga ito dito sa kalubluuban ng kuta. Pero ngayon, tiyak ni Arturo na matunton na nila ito. Dahil sa pagkakataon na ito, ginamit na niya ang tungkod na bigay ni Lolo Lucio na nilagyan niya ng mga ritual. Habang mabilis na kumalat ang mga tauhan ni Lola Nana sa buong lugar para siguraduhin na walang makakalabas ng kanilang kuta na hindi nila alam, nalaman na pala ng mga kamag-anak ni Tinoy na may ilan na
ang nahuli sa kanilang mga kasabwat. Kaya ang lahat ng mga kasabwat ni Tinoy, mabilis na tumalilis ang mga ito, paalis doon sa lugar para makatakas na. Nang papasok na ang mga ito doon sa kakahuyan na nasa likod ng kanilang kuta, nasipat na ang mga ito ng mga tauhan ni Lola Nana, kaya nagkaroon agad ng habulan. Ngunit doon sa loob ng gubat, nakakasalubong ng mga ito ang dalawa na sina Arturo at Abner. Nang makita kasi nila ang mga kamag-anak nitong si Tinoy na mabilis nang umibis papalayo doon sa kanilang kuta, inaabangan nila ito doon sa kakahuyan. Napatigil sa pagtakbo ang mahigit sa 20 mga aswang nang biglang bumagsak sa kanilang harapan sina Arturo at Abner. Sigaw agad ni Arturo sa mga ito, "Magsitigil kayo, mga traidor. Katapusan na ninyo ngayon." Habang nakahanda na itong si Arturo, nakalabas na ang matutulis nitong mga kuko at pangil, habang hawak naman ang tungkod. Habang itong si Abner, umigpaw ito papunta doon sa sanga ng punong kahoy at nakaasinta na ang hawak nitong pana sa kapwa ng mga aswang. Gulat na gulat ang mga kamag-anak nitong si Tinoy nang makita sina Arturo at Abner. Wala na silang magagawa pa kundi ang lumaban at pipilitin na makatakas. Dahil sa kanilang likuran, maraming mga aswang ang humahabol na din sa kanila. Umigpaw ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy para makatakas. Ngunit hindi na ito hinayaan ng magkapatid. Napatamaan agad nitong si Abner ang isa sa mga ito ng akmang tatalon sana doon sa itaas ng puno ng kahoy. Tinamaan ito sa liig at agad na bumagsak sa lupa at nangingisay. Dinamba naman agad ni Arturo ang dalawa pa sa mga ito at ibinagsak sa lupa sabay ng mga pagkalmot sa dibdib at liig ng mga aswang. Pagkatapos, napakabilis na tumalon papasunod doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Hinawakan niya ang dalawa sa ulo at hinila ang mga ito nang maabutan ni Arturo. Isinandal sa puno ng kahoy at walang habas na pinagkakalmot. Dahil sa nakita ng mga kalaban na aswang, mayroong ilan ang bumalik para tulungan ang dalawang kasama nila na hawak ni Arturo. Mabilis nilang pinagkakalmot ang likod ni Arturo habang umaangil sa galit ang mga ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Arturo nang bumagsak na ang dalawa. Mabilis itong pumihit at sa isang wasiwas nito, tinamaan sa dibdib ang kalabang aswang at agad itong napaangil. Nahulog sa lupa nang hugutin na nitong si Arturo ang hawak nitong puso ng aswang. Dinaklot din niya ang liig nung isa at piniga. Patay agad ang dalawa nang bumagsak sa lupa. Habang itong si Abner, tinamaan niya ang dalawa sa likod habang nagpalipat-lipat ito sa mga puno ng kahoy at sumusunod sa mga tumatakas na mga aswang. Dumadaos-dos ang dalawang kalaban pababa. Ngunit nang bumagsak sa lupa ang mga ito, agad na binawian ang mga ito ng buhay nang pasundan ito ni Abner ng pagpana sa kanilang mga ulo. Naabutan na din ni Arturo ang ilan sa mga aswang at pinag-aatake na. Patay na naman agad ang isa nang mahawakan ito ni Arturo sa ulo at pinag-uuntog doon sa puno ng kahoy. Habang ang isa, kinubawan niya ito sa likod sabay pagkagat sa liig nito. Nang pumihit ang tatlo para atakihin sana si Arturo, binitiwan niya ang hawak na aswang at umigpaw ito paitaas. Nahulog ang hawak niyang aswang sa lupa at agara na namatay. Nang makakuha na ng builo itong si Arturo,
Umikot ito sa ire, sabay bunot sa nakasukbit na tungkod sa kanyang likod at hinampas ang mga papasugod na mga aswang. Tinamaan ang tatlo sa hampas na iyon ni Arturo, kaya tumilapon ang mga ito pabagsak sa lupa. Hindi pa napuruhan ang mga ito, ngunit nakasunod agad itong si Arturo at hinampas ang ulo nung isang aswang. Kita pa nila ang pagkabasag ng bungo nito at tumalsik ang laman ng ulo ng aswang. At sa isang iglap, biglang nawala itong si Arturo sa kinatatayuan at sumulpot ito doon sa dalawang nakahiga na sa lupa na mga aswang at pinaghampas ang mga ito hanggang sa tuluyang mamatay. Ang mga papalayong mga aswang, patuloy na sinusundan din ito ni Abner at pinag-aataki ang mga ito hanggang sa mapatay pa ang tatlo sa mga aswang. Ang natitirang tatlo naman, patuloy ang mga ito sa paglayo. Ngunit muling napatigil dahil biglang naabutan na sila ni Arturo na sobrang napakabilis. Hinataw agad ni Arturo ang ulo nung isa na agaran na ikinamatay, habang ang dalawa, dinamba niya ito at pinagkakalmot. Sinadyang hindi ito pinapatay ni Arturo dahil mga kamag-anak ang mga ito ni Tinoy, at sigurado siya na alam ng dalawang ito kung saan talaga pumunta itong si Tinoy at ang mga apo nito. Ilang sandali lamang, dumating na itong si Tibor kasama ang mga tauhan. Napatitig na lamang itong si Tibor kay Arturo at Abner. Sa matagal ng panahon na wala sa kanilang isla itong si Arturo, nalimutan na niya kung gaano ito itinuturing na bayani sa kanilang angkan at kinatatakutan ng mga kapwa nila na mga aswang. Ngayon lamang niya napagtanto kung bakit tinaguraan itong pinakamalakas na aswang. Kita nila ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga kamag-anak nitong si Tinoy. Sabi agad nitong si Arturo, "Sunugin natin sa gubat na ito ang mga bangkay, Tibor. Dalhin natin ang dalawang ito sa ating kuta. Sigurado akong alam ng mga ito ang tunay na kinaruroonan ni Tinoy. Hindi makakawala ang mga iyon sa akin." At naglalakad na sila si Abner at Arturo pabalik sa kanilang kuta. Bitbit nitong si Abner ang nahuli nilang aswang, habang ang grupo nila ni Tibor iniligpit ng mga ito ang mga bangkay na nagkalat sa buong paligid, at pagkatapos sinunog nila ang lahat ng mga ito. Pinaigting pa nila ang pagbabantay sa buong lugar, lalo na ang kaligtasan ni Lola Nana. Lahat ng pasukan at labasan ng kanilang kuta, may mga nagbabantay na mga tauhan nila. Sina Arturo at Abner, doon sa loob ng pangpang, may mga ginagawa ang mga ito na mga ritual para malaman na nila ang kinaroonan nila ni Tinoy. Lumipas din ang ilang oras bago nila natapos ito. Pinatay din nila ang mga bihag na hindi magsasalita sa totoong dahilan ng pagpapatay ni Tinoy sa kanilang lululusyo. Ngayon, dahil sa mga kaalaman ni Abner sa mga orasyon, alam na nila ang kinaroonan ni Tinoy sa pamamagitan ng ritual na ginawa niya sa mga kamag-anak nito. Tukoy na nila ang pinagtataguan nitong si Tinoy kasama ang mga apo. Bago sila lumabas ng pangpang, pinatay nila ang kahuli-huliang bihag na hawak nila. Matapos na sunugin nila ang mga bangkay ng mga aswang, pinuntahan nila agad ang kanilang lola nana. Pinulong din ni Arturo ang grupo nitong si Tibor. Ngayon na alam na nila ang pinagtataguan nitong si Tinoy, hanggang maaga pa, kailangan nilang puntahan agad ito, baka kung makalipat pa ng ibang lugar.
wika naman itong si Tibor na baka kasama nila ni Tinoy ang mga aswang naggaling sa angka ni Tata Tasyo. Wala akong pakialam, Tibor, at hindi ako natatakot sa kanila. Uubusin ko silang lahat sa sandaling maabutan ko sila. Huwag kayong magpabaya, Tibor, dahil mayroon pang natitirang mga traidor dito sa ating kuta. Alam kong hindi si Tinoy ang gumagawa ng mga barang na panlason kay Lolo Lucio. Nandito pa sa ating kuta ang tunay na pumatay at inutusan ni Tinoy. Malakas ang kanyang kakayahan sa mga orasyon, kaya hindi natin agad siya matuntun. Bantayan na mabuti si Lola Nana. Matapos na makapagpulong ang mga ito, papalis na sina Arturo at Abner kasama ang mahigit sa 10 mga tauhan. Habang sina Tibor, pinulong din agad ang lahat ng mga tauhan. Mahigpit ang pagbabantay nila kay Lola Nana. Nag-iisip din itong si Tibor tungkol sa mga sinasabi ni Arturo na nasa kanilang kuta pa ang tunay na salarin. Kailangan nilang mag-ingat dahil kung totoo na malakas ang kakayahan nito sa mga orasyon, nanganganib pa rin ang buhay nila, lalong-lalo na itong si Lola Nana. Sa kabilang banda naman, mabibilis ang mga galaw nila ni Arturo. Papunta sila doon sa kabilang bahagi ng gubat. Bumaba sila sa kakahuyan hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto. May naramdamang kakaiba na itong si Arturo sa buong paligid. Amoy at ramdam niya ang kapwa mga aswang. Alam niyang papalapit na sila sa kinaroroonan nila ni Tinoy. Tumigil muna ang mga ito sa paglakad at umakyat sa pinakamataas na bahagi ng isang punong kahoy itong si Arturo. Inaamoy-amoy niya ang ihip ng hangin at pinakiramdaman, pinagmasdan ang buong paligid habang nag-uusal ng mga orasyon. Doon sa malaking pangpang na nasa gilid ng ilog, may nakitang mga kubo itong si Arturo. Maaaring iyon na ang pinagtataguan nila ni Tinoy. Nakipagsabuatan nga ito doon sa mga aswang na galing sa angka ni Tata Tasyo. Galit na itong si Arturo. Ilang sandali pa, tumalon na ito sa lupa. Wika agad nito kay Abner at sa mga kasamahan. Tara na, nasa malawak na pangpang ang kinaroroonan nila. Alalay lamang kayo, bantayan ninyo ang buong paligid at tiyakin ninyong walang makakatakas pa. Kami ni Abner ang papasok sa kalubluuban ng mga kubo. Humanda na kayo, ang utos nitong si Arturo. At mabilis na silang tumalilis papunta doon sa pangpang. At bago pa makahuma ang mga kalabang aswang, nakahanda na ang mga kasamahan nila ni Arturo. Habang ang dalawa, mabilis nang tumakbo ang mga ito at nagpatalon-talon sa mga bubong ng kubo. Alam na nila ang insaktong kinaroroonan nila ni Tinoy. Nasa dulo ito ng mga kubo doon sa gilid ng pangpang. Gulat na gulat ang mga kalabang aswang nang makita nila ang dalawang magkapatid. Nagpulasan agad at nagkagulo ang mga ito. Mayroong umigpaw na din sa itaas ng bubong para habulin sina Arturo at Abner. Ngunit biglang pumihit itong si Abner at pinagpapana ang mga kalaban. Tinamaan agad ang isa at hindi na nakailag pa. Tinamaan ito sa liig, kaya agad itong bumagsak at nahulog sa lupa. Lumihis naman ng takbo ang apat na mga aswang na sumusunod sa kanila para makaiwas ang mga ito sa pagpana ni Abner. Ang mga aswang naman doon sa dulo, tumalo na din ang mga ito papunta sa itaas ng mga bubong para harangin ang dalawa. Umigpaw itong si Arturo, hawak ang tungkod nito at pagkatapos mabilis itong umikot
at inataki ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Sa sobrang bilis nitong si Arturo, agad na naabot nito ang dalawang aswang. Hindi na nakaiwas pa ang mga ito. Tumilapon ang dalawa at bumagsak sa lupa nang tamaan ng mga hampas gamit ang tungkod nitong si Arturo. Umigpaw din itong si Abner habang patuloy na pinagpapana ang mga aswang na nasa dulo ng mga kubo. Umaangil na ang mga ito at umaalulong ng napakalakas para ipaalam sa lahat ng mga kasamahan na may nakapasok na kalaban. Sa isang iglap lamang, gulat na gulat ang dalawa pang aswang nang biglang sumulpot itong si Arturo sa kanilang likuran. Hindi na nakaigpaw pa ang isa nang hawakan ito ni Arturo sa liig at ibinagsak sa bubong, sabay kalmot sa liig nito. Pagkatapos, inabot ang paa naman nung isa at hinila niya ito. Niyakap na ito ni Arturo at pinagkagagat sa liig. Naghiyawan na ang mga nakakita sa ginawang pag-atake na iyon nila ni Arturo at Abner. Tumalo na din ang karamihan sa mga ito para pagtulungang atakihin sina Arturo at Abner. Babae man o bata, tumalon ang mga ito papunta doon sa bubong. Nang makita ito ni Arturo, wika nito kay Abner. Abner, pipilitin natin na huwag idamay ang mga bata. Puntahan ko agad ang kinaroroonan ni Tinoy. Baka makatakas pa ang mga ito. Ikaw na muna ang bahala sa mga sumusunod sa atin. Sige, Kuya Arturo. Ako na ang bahala sa mga ito. Mag-iingat ka. Ang sagot naman itong si Abner. Mabilis na muling umigpaw itong si Arturo papunta doon sa dulo ng mga kubo. Sumunod naman agad itong si Abner. Tumalon ito at pumihit sabay pana sa mga sumusunod na mga aswang sa kanila. Nagpalipat-lipat sa bubong itong si Abner habang patuloy sa pag-atake sa mga kalabang aswang. Doon naman sa kabilang bahagi, dahan-dahan nang lumapit ang mga kasamahan nilang mga aswang dahil may nakita ang mga ito na umaaligid ng mga kalaban. Bago pa makalayo ang mga kalaban nilang aswang, sinunggaban na ang mga ito ng mga kasamahan nila ni Arturo at Abner. Walang hinahayaan ang mga ito na makalayo at nang mapatay na nila ang lahat, mabilis nang tumakbo ang mga ito para sundan sina Arturo. Sa kabilang banda, habang itong si Arturo, bumagsak na ito sa bubong kung saan nagtatago sina Tinoy. Tumalon ito papunta sa may bintana at tuloy-tuloy ito sa pagpasok sa loob. Agad na sumalubong sa kanya ang apat na mga aswang. Marahil ay mga bantay ang mga ito nila ni Tinoy. Pinagkakalmot agad siya ng apat. Ngunit dalawang magkasunod na hampas nang tamaan ang dalawa sa gamit niyang tungkod. Tumilapon ang mga ito at tumama pa sa dingding ng bahay. Sa sobrang lakas, lumusot pa nga ang isa papunta sa labas. Gumulong itong si Arturo sabay igpaw at pumatong ito sa likod ng isa, sabay itinarak ang matutulis na kuko sa liig ng kalaban. Nang bumagsak ito doon sa papag, agad itong nawala ng buhay. Hinataw din agad niya ang isa na umaatras at tinamaan niya ito sa ulo. Rinig niya ang paglagutok ng ulo nito na parang nabasag. Patay agad ito pagbagsak sa sahig. Umaalulong ng napakalakas itong si Arturo at ang sigaw niya. Lumabas ka na, Tinoy. Alam kong nasa loob ka ng kwarto. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang papasok dahil hindi mo ito magugustuhan. Baka mapabilis pa ang pagpatay ko sa iyo. Magpaliwanag ka kung bakit mo nagawang patayin ang aking lululusyo. Habang sa labas, itong si Abner
hinaharangan ito ang bawat gustong makakalapit na mga aswang. Pinagpapana niya ang mga ito at kung may makakalapit man, tatagpasin naman niya ito sa nakasukbit niyang patalim na bigay din ni Lolo Lucio sa kanya. Sa loob ng bahay, dahan-dahan nang bumukas ang pintuan ng kwarto at inilabas itong si Tinoy. Yakap-yakap ang tatlong mga apo. Arturo, ano ang ibig sabihin ito? Ang tanong agad nitong si Tinoy. Huwag ka nang magkunwari, Tinoy. Alam na namin na ikaw ang may pasimuno ng lahat. Ikaw ang nasa likod ng pagkamatay ng aking Lolo Lucio. Sa kabila ng lahat na ipinakitang magandang gawi sa inyo, iyan pa ang inyong ipinalit. Bakit ka nandito sa kuta ng mga kalaban ng ating angkan? Huwag mo nang sagutin, Tinoy, kasi nungalingan lamang ang sasabihin mo. At sa isang iglap, biglang nawala sa kinatatayuan nito itong si Arturo. Gulat na gulat sina Tinoy at ang mga apo nito, lalo na nang biglang sumulpot si Arturo sa kanilang likuran. Biglang sumigaw itong si Tinoy ng tatlong banyagang salita at binitbit ang mga apo gamit ang kakayahan nito sa mga ritual. Mabilisan na lumabas ang mga ito padaan sa may bintana. Ngunit agad din na nawasak ni Arturo ang mga ginawa nitong orasyon at ritual na sa bulag. Dahil nasa harapan na nila itong si Arturo at mabilis nang sinunggaban itong si Tinoy. Hindi nga nakakilos ang tatlo nitong apo sa bigla ang pag-atake ni Arturo dahil sa sobrang bilis. Binitbit nito si Tinoy at isinandal doon sa puno ng kahoy. Sabay nagpakawala ng mga kalmot itong si Arturo at tumama ito sa iba't ibang parte ng katawan nitong si Tinoy. Napaigik agad ito, pero hindi ito ganun kahina. Dati itong pinuno sa kanilang mga mandirigmang aswang, kaya malakas din ang mga kaalaman at kakayahan nitong si Tinoy. Sa natitirang lakas nito, mabilis itong umikot para makawala sa pagkakahawak nitong si Arturo at pumihit ito sabay kagat sa liig ni Arturo. Ibinaon din ito ang mga matutulis na kuko sa likod. Napaigik itong si Arturo, ngunit lalong nagsumidi lamang ang galit nito sa aswang nakaharap. Bulong pa nitong si Tinoy kay Arturo. Walang kwinta ang lolo mo. Nararapat lamang sa kanya ang ganong kamatayan. Dito na mas lalong nag-umigting ang damdamin ni Arturo. Namumula na ang kanyang mga mata dahil sa sobrang galit. Ramdam niya ang parang likidong dumadaloy sa kanyang katawan na sobrang napakainit. Hanggang sa mapasigaw na ito at nag-iba na ang hitsura. Itong si Tinoy, napabitiw na ito sa pagkakagat ni Arturo dahil mayroong puwersang tumutulak sa kanya papalayo. Napatigil ang lahat nang marinig ang sigaw at alulong ni Arturo at kita nila ang pagbabago nito ng anyo. Nagiging mas mabalasik pa ito, mas lumaki ang katawan at mas nakakatakot na ang hitsura nito. Pati nga itong si Abner, napatigil na din ito at napalingon sa kanyang kapatid. Ilang taon na din na hindi niya nakita ang bagong hitsurang ito. Naintindihan niya si Arturo. Ramdam din niya ang sobrang puot sa mga aswang na traidor sa kanilang angkan. Pilit din na hinaharangan itong si Abner ang mga bawat aswang na gustong tulungan itong si Tinoy. Ilang sandali pa, wika ni Arturo. Tinoy, pagbabayaran mo ito na iyong buhay, sampu ng iyong mga kamag-anak.
Dahil uubusin ko kayo ngayon, pati na ang lahat ng iyong mga kakampi. Nakaramdam na ng sobrang takot itong si Tinoy. Nalimutan yata niya kung sino itong si Arturo. Kaya sabi nito, "Pakiusap Arturo, huwag mo nang idamay ang aking mga apo. Ako lang ang papatayin mo." Pero parang isang napakabangis na hayop na umigpaw itong si Arturo at hinawakan ang mga paa nitong si Tinoy sabay ng pag-igpaw at pinaghampas ang katawan nito sa mga puno ng kahoy at pagkatapos tumalon at umakyat itong si Arturo sa pinakamataas na bahagi ng punong kahoy. Nang nasa tuktok na itong si Arturo, muli itong tumalon at ibinagsak ang katawan ni Tinoy sa lupa. Agad itong nawala ng buhay at lamog-lamog na ang buong katawan nitong si Tinoy. Nagsigawan naman ang mga apo nito at umaalulong ang mga kasamang aswang nitong si Tinoy. Nakaramdam na din ng takot ang mga ito. May narinig na sila tungkol sa isang napakalakas na aswang. Ngunit hindi nila akalain na nasa kanilang harapan na ang maalamat at pinakamalakas na aswang na galing sa kanilang lahi, itong si Arturo. Dumating na din ang mga kasamahan nila na galing doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Ang mga napatigalgal at napatulala na mga kalabang aswang muling nagtalunan ang mga ito dahil inatake na rin ang mga ito ng mga kasamahan nila ni Arturo at Abner. Ang mga apo nitong si Tinoy, mabilis na umibis ang mga ito papunta doon sa kakahuyan. Wika ni Arturo kay Abner, "Abner, ikaw na ang bahala sa mga batang iyan. Huwag mo silang patayin." At pagkatapos, mabilis nang tumalon itong si Abner doon sa mga puno ng kahoy para sundan ang mga papalayong mga bata. Umiiyak na ang mga ito habang tumatakbo dahil sa nakita nilang pagkamatay ng kanilang lolo Tinoy. Habang itong si Arturo, sobrang bilis nito na hinaribas ang mga natitirang mga aswang, pati ang mga kasamahan nilang aswang. Kinikilabutan na din ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Isang mabangis na halimaw ang kanilang nakita na walang awang pinagpupunit ang katawan ng mga kalabang aswang. Ang isa pa sa kanilang ipinagtataka, kahit na tinamaan ng mga kalmot itong si Arturo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ilang segundo lamang ang makalipas, agad na maghihilom ang mga ito. Sobrang bangis nitong si Arturo na inatake ang walang kalaban-laban na mga aswang. Pinagkakagat ang liig at pinugutan ng ulo ang mga kalabang aswang. Bawat mahawakan ni Arturo, pinaghampas ang mga ito sa lupa, pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan, dudukutin ang puso ng mga ito, pagkatapos huhugutin. Napaatras na nga sa gilid ng mga kabayan ang mga kasamahan nilang aswang. Pinabayaan na nila itong si Arturo na tumapos sa buhay ng mga kapwa kalaban na aswang. Isang kalmot ni Arturo sa ulo nung isang aswang para itong nawasak sa sobrang lakas at bilis. May dalawang nagtatalunan sa kabilang bahagi ng kabayan at apat naman doon sa bubong. Mabibilis na tumatakbo ang mga ito para makalayo na. Pero hindi na ito hinayaan pa ni Arturo. Umigpaw ito sa ibabaw ng bubungan ng mga kabayan at hinahabol ang apat na mga aswang na papalayo. At sa isang iglap, agad na naabutan ito ni Arturo doon sa dulo ng mga kabayan at dinamba niya ang dalawa. Nang mahawakan niya ang dalawang aswang, binitbit niya ito pababa sa lupa, sabay pinag-untog niya ang mga ulo ng mga ito doon sa nakausling mga batuhan.
basag agad ang ulo ng mga ito at agara na binawian ng buhay. Pagkatapos, hinabol ang dalawa pa na sa pagkakataon na iyon, papasok na doon sa kakahuyan. Naabutan pa rin ito ni Arturo. Habang mabilis na tumatakbo ang mga ito, dinamba niya ang isa, sabay hawak naman sa ulo nung isa pa, at sabay na ibinagsak ang mga ito sa lupa. Kinagat ni Arturo ang liig nung isa at pinagkakalmot naman ang ulo nung isa pang aswang. Ilang segundo lamang ang lumipas, patay na ang mga ito. Mayroon pang dalawa ang nakalayo at hinayaan na ito ni Arturo. Bumalik na siya doon sa kanyang mga kasamahan. Sa pagkakataon na ito, bumalik na ang normal na pangangatawan ni Arturo. Nakaramdam na ito ng pagod dahil sa labanan at sa pagbabago ng kanyang anyo. Habang si Abner, bit-bit na rin ito ang tatlong apo ni Tinoy na hindi man lamang lumalaban kay Abner. Sunod-sunuran ang mga ito sa bawat utos nitong si Abner, pero patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha sa mga mata ng mga batang ito. Nang makabalik na si Arturo, napatitig ang mga kasamahan nito sa kanya. Kinikilabutan pa rin kahit mga aswang ang mga ito sa kanilang nasaksihan ni Arturo. Bumalik na lamang ang kanilang normal na pakiramdam nang magsalita na itong si Arturo, at utos nito na sunugin nila ang lahat ng mga kabayan dito sa lugar. Dalhin nila ang bangkay ni Tinoy sa kanilang kuta. Mabilis na sinunod ito ng mga kasamahan nila. Lahat ng mga kubo at mga bangkay ng mga aswang, sinunog ang mga ito, at pagkatapos, mabilis nang umalis sila doon sa lugar. Mabilis na tumatakbo sila doon sa mga kakahuyan hanggang sa marating ang gubat na sakop sa kanilang angkan. Lumipas ang mahigit sa isang oras, narating na nila ang kanilang kuta doon sa Pangpang. Sinalubong agad sila ng mga kapwa mga aswang. Dinala ang katawan nitong si Tinoy doon sa bahay nila ni Lola Nana, kasama din ang nahuling tatlong apo nito. Agad na inutusan ni Tibor ang mga tauhan na bantayang mabuti ang bahay nitong si Lola Nana. Agad din na kinausap ni Lola Nana ang mga apo ni Tinoy. Ngunit walang sumasagot sa mga ito, at tanging iyak lamang ang magagawa ng mga bata. Utos ng matanda na ipasok muna ang mga ito doon sa kulungan at bantayan na mabuti. Pagkatapos, dinala nila ni Arturo ang bangkay nitong si Tinoy. Halos hindi nga ito makilala dahil sa dami ng mga sugat sa buong katawan. Dinala ito ni Arturo sa pinakagitna sa kanilang kuta. Lumapit na rin at umaaligid sa kanila ang mga aswang doon sa kanilang kuta. Sabi nitong si Arturo sa mga nakapalibot ng mga aswang, "Ito ang bangkay ng traidor na pumatay sa ating supremo, ang Lolo Lucio. Nararapat lamang ito sa taong traidor. Alam kong mayroon pang natitirang traidor dito sa ating kuta. Sa oras na malalaman ko kung sino ito, mas matindi pa ang kanyang sasapitin kaysa taong ito." Inutusan ni Arturo itong si Abner na kunin ang langis para sunugin nila ang katawan nitong si Tinoy, para makita din ng natirang traidor sa kanilang kuta. Habang sa kabilang banda, nang makarating ang dalawang aswang na nakatakas sa kamay nila ni Arturo at Abner, nang makarating ang mga ito doon sa kuta ng mga kalaban na pinamumunuan ng apo ni Tata Tasio, itong si Hamel, ibinalita agad ng dalawa ang buong nangyayari doon sa gilid ng Pangpang. Itong si Hamel ang nagpasimuno at nag-utos kay Tinoy para patayin si Lolo Lucio. Ang akala kasi ng mga ito, kung mawawala na ang supremo ng mga aswang na ang kanila ni Lolo Lucio, hihina na ang angkan ng mga ito at madaling sakupin.
Matagal na din ang panahon ang labanan ng dalawang grupo. Simula nang mapatay ni Arturo itong si Alfredo na pumatay din sa kanyang mga magulang. Magkalabang mortal na ang dalawang angkan. Nagsabwatan itong si Hamil at Tinoy para sana pabagsakin ang grupo ng angkan nila ni Lolo Lucio at Lola Nana. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating ng magkapatid na sina Arturo at Abner na naging balakid sa kanilang mga balak. Nangangalit sa galit itong si Hamil nang malaman ito ang mga nangyari doon sa mga tauhan niya na nagpukuta sa labasan ng gubat, na pinatay ni Arturo ang lahat ng kanyang mga tauhan doon maliban sa dalawang nakatakas at nagbalita sa kanya ngayon. Nalaman din itong si Hamil ang kamatayan ng kanyang kasabwat na si Tinoy. Napasigaw ito sa galit at tinipon agad ang lahat ng mga tauhan. Ang apat na mga malalakas na mandirigma sa kanyang pangkat, pinatatawag din niya ang mga ito. Tinatawag niyang tagalipol ang apat na ito dahil malalakas ang apat na mga aswang na ito at mayroong malakas na kaalaman sa mga orasyon. Galit na sabi nitong si Hamil sa kanyang mga tauhan, "Losobin natin ang kuta ng ating mga kalaban. Gusto nila ng digmaan. Pagbigyan natin ang mga ito. Kayong apat na ang bahala sa Arturo na iyan. Humanda na kayo. Ngayon din, pupunta na tayo sa kuta nila ni Lola Nana." Mabibilis na kumilos ang mga ito at naghahanda. Habang sa kuta nila doon ni Arturo, may isang tao ang nangingit-ngit sa galit sa ginawa ni Arturo na pagsunog sa katawan ni Tinoy. "Magbabayad ka, Arturo. Pagbayaran mo ito." At pagkatapos, mabilis itong tumalilis papunta doon sa isa pang kubo. Habang sina Arturo, nagpupulong muli ang mga ito kasama si Lola Nana. "Ngayon na napatay ninyo, Arturo, ang mga kalaban natin ng mga aswang doon sa labasan ng gubat. Alam kong hindi papayag si Hamil na hindi makapaghiganti sa atin. Kailangan natin naunahan ang mga ito. Kailangan natin maghanda sa gagawin nilang pagsalakay sa atin. Kilala ko ang apo na iyon ni Tasio. Bantayang mabuti ang pasukan ng ating kuta." Ang wika nitong si Lola Nana. Inutusan agad itong si Duming at ang mga tauhan nito na bantayang mabuti ang kakahuyan na nasa harap ng kanilang kuta. Ang grupo naman nila ni Tibor ang magbabantay sa buong kabayan, pati na doon sa pangpang. Sabi ni Lola Nana sa dalawang apo, "Arturo, Abner, simula na naman ng digmaan. Marami na naman ang magbuwis ng buhay sa dalawang grupo. Mga kapwa aswang nagpapatayan. Lola Nana, pinatay nila si Lolo Lucio at hindi ko ito mapapayagan na hindi maipagiganti ang kanyang kamatayan. Uubusin ko ang mga traidor at ang angkan ng sinasabi mong Hamil." Napatungo na lang at natahimik ang matanda. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. Magaganap na ang digmaan ng mga aswang. Habang ang grupo nila ni Hamil, papasok na ang mga ito doon sa gubat na sakop nila ni Lola Nana. Kasama nitong si Hamil ang nasa mahigit sa 300 na mga aswang. Kumplito ang mga ito sa kagamitan. Walang atrasan, patay na kung patay. Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil na ang mga ito sa kaloob-looban ng gubat. Gumawa agad ang mga ito ng maliliit na mga kubo at pumwisto ang ilan sa itaas ng mga batuhan. Bilin itong si Hamil na hihintayin muna nila ang pagpatak ng gabi bago gumawa ng mga hakbang.
Makalipas pa ang ilang minuto, may mga aswang ang mabilis na nagtatalunan. Galing ang mga ito sa kabilang bahagi ng gubat. Tatlo lahat ang mga ito. At nang marating nila ang grupo nitong si Hamir, agad na hinahanap ng tatlo ang pinuno ng mga aswang. Paglabas nitong si Hamil doon sa kanyang kubo, wika agad nito, "Duming, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay." "Pasensya na, pinunong Hamil. Kailangan ko pang makaalis doon sa aking mga tauhan para hindi nila kami mapapansin. Ano na ngayon ang plano natin, pinunong Hamil?" Nahuli nila si Tinoy at pinatay. "Tingnan mo ang paligid, Duming. Nagkalat na ang aking mga tauhan. At anumang oras, mamayang gabi, aatakihin na natin ang kuta ninyo. At ngayon, ang gagawin natin, Duming, patayin muna natin lahat ng mga kasamaan mong nagbabantay dito sa gubat." Napatitig itong si Duming kay Hamil. "Ngayon na ba talaga, pinunong Hamil? Nabalitaan na ba ninyo ang tungkol ni Arturo at Abner?" "Oo, Duming. Bakit? Natatakot ka ba sa kanila?" "Ako, gigil na ako na ang papatay sa dalawang iyan." Ibinigay ni Duming ang impormasyon sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamang aswang. Kaya kumilos agad ang mga ito, kasama nitong si Hamil at Duming ang mahigit sa 40 mga tauhan. Habang nagpapahinga naman ang mga kasamang aswang ni Duming, walang kaalam-alam ang mga ito sa paparating na panganib sa kanila. Makalipas pa ang ilang saglit, biglang napatayo ang ilan sa mga aswang na tauhan ni Duming nang may marinig na mga kaluskos ang mga ito at maramdaman ang pwersa ng mga kalaban. Sabi agad nung isang aswang, "Nasaan na si pinunong Duming? Mukhang may mga kalaban sa paligid. Humanda na kayo." Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, biglang nagtalunan sa mga puno ng kahoy ang mga aswang na kasamahan nila ni Hamil at inatake ang mga nagkagulong tauhan ni Duming. 40 laban sa mahigit sa 20 mga aswang. Nang mapang-abot na ang mga ito, nagkabakbaka na doon sa kakahuyan. Aswang laban sa mga aswang. Dihado ang mga tauhan nitong si Duming dahil mas marami ang bilang ng mga kalabang aswang. Lumika ng ingay ang bakbakan ng mga kapwa aswang doon sa kakahuyan. Malakas ang angil at alulong ng mga ito, mga hiyawan sa bawat tamaan ng mga kagat at kalmot. Hanggang sa lumipas ang 2 oras, nagkalat na ang mga bangkay sa mga tauhan nitong si Duming. Hindi nila kinaya ang mas maraming mga aswang na tauhan nitong si Hamil. Kaya nagpasya ang 2 sa mga ito na umalis na at tumakas doon sa lugar para maipaalam nila ang pag-atake ng mga kalabang aswang sa grupo nila ni Tibor. Ngunit nang tumalon ang mga ito doon sa damuhan at tumatakbo papalayo, biglang napatigil sa pagtakbo ang mga ito nang makita nila itong si Duming doon sa daraanan nila kasama ang 6 na mga aswang. Kaya nagtataka ang mga ito. Tanong agad nung isa, "Pinunong Duming, inatake tayo ng mga kalaban. Saan ka ba galing? At bakit kasama mo ang mga iyan?" "Hindi galing ang mga iyan sa ating angkan," sagot naman itong si Duming habang papalapit ito sa 2. "Ipagpatawad ninyo ako, pero kailangan ko itong gawin." At mabilis nang umigpaw itong si Duming para atakihin ang sariling mga tauhan. Nagulat man ang 2, pero alam nilang nanganganib ang kanilang buhay. Kaya mabilis na umatras ang mga ito at pagkatapos,
pumihit para lumaban. Ngunit walang magagawa ang dalawa laban sa 7 mga aswang. Pinagkakalmot nitong si Duming ang kanyang 2 tauhan sa iba't ibang parte ng katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik na ang buong paligid. Patay na ang lahat ng mga tauhan nitong si Duming na kasama niya bilang tagabantay sa gubat na sakop nila ni Lola Nana. May 5 naman ang galing sa hanay nila ni Hamil ang napatay ng mga ito. Mabilis nilang iniligpit ang mga bangkay ng mga aswang. Ayaw nitong si Hamil na magkaroon ng hinala ang mga kalabang aswang doon sa kabilang panig na nandito na sila sa gubat na nasa harap lamang ng kanilang kuta. Para hindi makapaghanda ang mga ito sa kanilang gagawing pagsalakay mamayang gabi sa kuta nila ni Lola Nana. Inutusan din itong si Hamil itong si Duming na bumalik na muna ito doon sa kuta para ibalita ni Lola Nana na tahimik ang gubat at wala silang nakitang anumang palatandaan tungkol sa mga kalabang aswang. Ginawa din ito ni Duming. Nakaplanado na ang kanilang gagawing pag-atake pagkagat ng dilim. Habang sa kuta nila ni Lola Nana, nakahanda at nakapalibot na ang mga tauhan nila sa buong paligid. Ayaw nilang magpabaya dahil sa dami ng mga napatay nila ni Arturo na mga tauhan ni Hamil. Hindi malayong gaganti talaga ang mga ito sa kanila. Habang ibinalita nitong si Dumi, natahimik lamang ang gubat at wala silang napansin na anumang palatandaan na may mga kalaban. Pinagmasdan ng maigi ni Arturo itong si Dumi. Matagal nang nagdududa itong si Arturo sa tauhan nila na ito. Unang-una, mga tauhan itong si Duming ang nagtangkang pumatay kay Lola Nana. At ikalawa, mayroong naramdamang kakaibang puwersa si Arturo galing sa taong ito. Malapit na niyang matapos ang ritual para malaman na nila ang kalaban na mayroong malakas na kaalaman sa orasyon at buhay na salita. Paggabi na, sabi ni Arturo nitong si Tibor na bantayan nilang mabuti si Lola Nana dahil tutulong sila sa pagbabantay sa buong paligid. Nang umalis muli itong si Duming papunta doon sa gubat, nagpasya itong si Arturo na sundan ito. Iba talaga ang hinala ni Arturo sa tauhan ng kanyang Lola Nana. Binilinan niya si Abner na ito na muna ang bahalang magbabantay at mamumuno sa buong paligid. Nagkarga itong si Arturo ng mga mataas na uri ng orasyon na sa bulag para tiyak na hindi siya maramdaman ni Duming. Dahil kung totoo man na ito ang natitirang traidor doon sa kanilang kuta, malakas ang mga kakayahan nito. Nang papasok na ito ng gubat, mabilis at tahimik na sinundan pa rin ito ni Arturo hanggang sa makarating doon sa kalob-looban ng kakahuyan. Habang mabilis na tumatakbo itong si Duming, nakaramdam ito ng kakaibang puwersa. Kaya tumigil ito sa pagtakbo at pinakiramdaman ang buong paligid. Habang itong si Arturo, napatigil din ito at tumalon doon sa likod ng mga batuhan. Sa tingin niya, maaaring naramdaman na siya nitong si Duming. Dahan-dahan na sumilip itong si Arturo para tingnan muli itong si Duming. Pero nagulat siya dahil nakita niya doon na may mga kausap na itong mga kapwa aswang. Pero sa amoy ng mga ito, hindi ito galing sa kanilang angkan. Ang kanina 5 lamang, parami na ito ng parami na nasa mahigit sa 10 na ang bilang ng mga kasama ni Duming. Ilang sandali munang pinagmasdan at pinakiramdaman ni Arturo ang mga ito. Masama na ang kanyang kutob. Sa kinaroroonan naman nila ni Duming, wika nito sa mga tauhan ni Hamil. Hindi pwedeng magtatagal tayo dito sa lugar. Mukhang may sumusunod sa akin.
Tara na, puntahan na natin si Amel. Bago umalis ang mga ito, may mga itinapon ng mga buto itong si Duming sa paligid. Sa isip kasi nitong si Duming, kapag patuloy na susundan sila, malalaman niya kung sino ito. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinapon na buto na may mga pabaon na orasyon. Napaisip itong si Arturo, bakit kasama ni Duming ang mga aswang na kalaban nila? Mabilis nang tumalon itong si Arturo at maingat na umakyat doon sa dulo ng mataas ng puno ng kahoy at nag-usal na din ng mga orasyon. At ilang sandali lamang nang matapos na ang kanyang ginawang mga orasyon, gulat na gulat itong si Arturo sa kanyang natuklasan. Napakaraming mga aswang ang nakapwisto sa gubat at alam niyang hindi ito galing sa kanilang angkan. Sobrang dami nito na nakapalibot na sa kanilang kuta. Walang inaksayang oras itong si Arturo. Mabilis itong tumalon sa lupa at bumalik doon sa kanilang kuta. Naramdaman din niya ang mga buto na itinapon nitong si Duming sa kapaligiran. Maaaring makilala na siya nitong si Duming. Walang kwinta na din kung patuloy niyang susundan sina Duming. Alam na niya ang balak ng mga ito. Ginamit na ni Arturo ang kanyang mga kaalaman sa orasyon para mas mapabilis pa ang kanyang pagtakbo. Makalipas ang ilang minuto, narating na nitong si Arturo ang kanilang kuta. Dumiritso ito kay Abner. Wika agad nito kay Abner. Abner, nasa paligid na ang mga kalaban natin. Napapalibutan na ang ating kuta. Ipaalam mo agad sa lahat ng ating mga tauhan na bantayan nilang mabuti ang pasukan. Doon na tayong magkikita sa bahay ni Lola Nana. At muling tumakbo itong si Arturo papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar para puntahan itong si Tibor. Ilang sandali pa nang makita ito ni Arturo, ipinaalam agad nito ang mga nakikita doon sa gubat at huwag magpaninlang kay Duming dahil kakampi pa ito ng mga kalaban nila. At sigurado itong si Arturo na ito ang nasa likod ng pagpatay kay Lolo Lucio dahil sa mga kaalaman nito sa orasyon pati na sa pagbarang. Mabilis naman na inutusan itong si Tibor ang lahat ng mga tauhan doon sa kabilang bahagi ng kanilang kuta na humanda na ang mga ito. Umakyat agad ang ilan sa itaas ng mga puno ng kahoy at nagtatago naman ang iba doon sa mga batuhan. Habang si Arturo muling tumakbo ito papunta sa bahay ng kanilang lola nana, ilang sandali pa pagdating ni Arturo doon, sabi nito sa matanda, "Lola Nana, mas makakabuting doon muna kayo sa loob ng pangpang. Nasa paligid na ang pangkat ni Hamil at kasabwat nila si Duming." Ilang sandali lamang, mukhang aatake na ang kanilang grupo. Delikado kung manatili kayo dito sa bahay. Mas mababantayan ka doon sa pangpang. Sumang-ayon naman agad itong si Lola Nana. Nalulungkot lamang ito dahil sa pagsiklab muli ng labanan na maaaring ikamatay ng maraming mga aswang. Kasama nila ang mahigit sa 10 mga tauhan. Pagdating nila doon sa pangpang, agad na pumasok ang mga ito. Sabi nitong si Lola Nana, "Mag-iingat kayo, Abner, Arturo. Patnubayan sana kayo ng ating mga ninuno." At tuluyan nang pumasok si Lola Nana kasama ang mga bantay ng mga ito. At pagkatapos, hinarangan nila ang pasukan ng mga malalaking tipak ng bato. Habang si Arturo, mabilis itong pumihit ng takbo papunta doon sa bahay nila ni Lola Nana. May naisip siyang paraan. Pagdating nito doon, nandoon na din sina Abner at itong si Tibor kasama
ang dalawang mga malalakas sa kanilang angkan. Pinulong agad ang mga ito ni Arturo. Delikado man ang gagawin natin ngayon, pero kailangan natin na makipagsapalaran. Tayo lamang ang atake sa kanilang likuran. Tibor, Abner, kailangan natin na bawasan ang kanilang bilang dahil hindi kakayanin ng ating mga kasamahan ang sobrang dami nila. Pagkatapos, maingat nang tumalilis ang mga ito paikot doon sa mga kakahuyan. Kasama ni Arturo sina Abner, Tibor at ang dalawa pa nitong malakas at pinagkakatiwalaan sa kanilang angkan. Maingat ang kanilang mga galaw at nagkarga na din ng mga sabulag at pangbakod ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, pagdating nila doon sa mga kakahuyan, agad na nagtatago ang mga ito sa ilalim ng mga ugat ng puno at inaabangan ang maaaring pagdating ng mga kalaban. Habang ang grupo nila ni Hamel, pinulong na nito ang lahat ng mga kasamahan. Duming, ito na ang tamang oras. Kailangan na natin na kumilos. Ubusin na natin ang angkan ni Lula Nana at Lolo Lucio. At ilang sandali pa, nagsimulang umusad na ang mga ito. Tahimik at maingat na tumatakbo ang mga ito sa mga damuhan at nagtatalunan sa itaas ng mga puno ng kahoy. Habang ang grupo nila ni Duming, agad na umikot ang mga ito papunta doon sa likuran. Makalipas ang ilang sandali, nasipat na nila ni Arturo ang mga ito. Mabibilis na dumaan ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Hinihintay lamang nila ang mga ito na makaraan bago sila lumabas at maingat na sinusundan nila ang mga ito hanggang sa makarating sa harapang bahagi ng kuta nila. Agad naman silang nagtatago sa itaas ng mga malalaking puno ng kahoy. Sabi naman itong si Hamel, "Sobrang napakatahimik. Mukhang kakaiba ang katahimikan. Makinig kayo, isang hudyat ko. Sabay-sabay na nating atakihin ang kuta ng ating mga kalaban. Huwag kayong magpabaya dahil batid kong may mga bantay ang mga ito sa paligid. Maaaring nagtatago lamang ang mga ito. O baka may kutob na sila na anumang oras may aatake sa kanilang kuta. Pero wala akong pakialam. Uubusin natin sila ngayon." Hinihintay muna nila ni Hamel na makarating ang grupo nila ni Duming doon sa kabilang bahagi ng kuta. Lumipas lamang ang 5 minuto. Biglang umaalulong ng napakalakas itong si Hamel. Hudyat na ito ng kanilang pag-atake. Dito na sabay-sabay na umaalulong ang lahat ng mga aswang na kasama nitong si Hamel. Napakaingay ng buong kakahuyan. Pagkatapos, sabay nang tumalon at tumakbo ang mga ito, papasugod na sa kuta nila ni Lola Nana. Lahat ng mga nakatira sa kuta nila, nakahanda na rin kahit na mas marami ang bilang ng mga kalaban. Ang lahat naman ng mga kababaihan at mga bata, nakatago na ang mga ito doon sa butas ng pangpang, kasama itong si Lola Nana. Ang natitira na lamang doon sa mga kabayan ay ang mga lalaking mandirigma sa kanilang grupo. Mabilis din na tumalon sina Arturo, papasunod sa mga kalaban. Plano nila, habang magkagulo sa labanan ang mga ito, aatakihin nila ang grupo nitong si Hamel galing sa likuran. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang nagsilabasa na din ang mga kasamahan nila ni Arturo at inatake ang mga papasugod ng mga aswang. Nagkabakbaka na doon sa kuta nila ni Lola Nana. Aswang, kapwa aswang, naglalaban ang mga ito, nagkakalmutan agad at nagkasubukan ng tapang at lakas. Habang itong si Hamel kasama ang 4 na malalakas na mandirigma galing sa kanilang pangkat, nilibot nila agad ang mga kabayan.
para hanapin sina Arturo at Abner. Ilang sandali lamang ang hindi niya alam. Nasa likuran na pala nila ang grupo nila ni Arturo at agad na inataki ang mga nagkagulong mga aswang. Mabilis na dinaluhong ni Arturo ang bawat makitang mga kalabang aswang. Pinagkakagat ang mga liig, ibabagsak sa lupa at itatarak ang mga matutulis nitong mga kuko. Gulat na gulat ang mga kalabang mga aswang. Sa bilis ni Arturo, halos hindi nila ito masundan sa kanilang mga mata. May dalawang nahagip itong si Arturo at binitbit ito papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy. Kinagat niya agad ang liig nung isa at isinandal naman sa puno ang isa pa at walang habas na pinagkakalmot ito sa buong katawan. May mga sumunod agad na mga kalabang aswang sa kanya para tulungan ang kanilang mga kasamahan na bitbit ni Arturo. Ngunit biglang bumagsak ang mga ito nang tamaan ng mga pana ni Abner sa liig at ulo. Tatlo agad ang napuruhan habang ang mga tinamaan na hindi namatay. Muling umigpaw ang mga ito papunta sa kinaroroona ni Abner. Ngunit sinalubong sila ng mga tagpas ni Tibor kasama ang dalawang tauhan nito. Magaling din itong si Tibor sa pakikipaglaban, kaya agad na napatay niya ang tatlo sa mga kalabang aswang. Nang makita ito ng mga kasama nila ni Arturo, nagkaroon ito ng lakas ng loob para hindi umatras sa laban. Napakalakas ng mga angil ng mga kapwa mga aswang na naglalaban na parang mga pusa. Naghihiyawan din ang mga tinamaan ng kagat at kalmot. May mga namatay na galing sa dalawang panig. Bumulagta na ang mga ito habang nangingisay naman ang iba pa. Patuloy ang mga ginawang pag-atake nila ni Arturo. Walang habas na pinagkakalmot nila ang mga kalaban. Sigaw nito sa kapatid na si Abner. "Dito lamang kayo, Abner. Tibor, samahan mo ako. Tulungan natin ang ating mga kasamahan doon sa kabilang bahagi." At mabilis itong umigpaw sa bubong ng kanilang mga kabayan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo papunta doon sa kabilang bahagi kasama itong si Tibor. May mga aswang na din ang nagkakalmutan sa ibabaw ng mga bubong ng bahay, pati na doon sa itaas ng mga kakahuyan. May mga naghabulan doon sa labas ng kanilang kuta. Ilang sandali pa, napalingon itong si Hamil nang makita ang dalawang napakabilis na tumakbo doon sa itaas ng bubong. Wika agad nito sa apat na mga kasamang mandirigma. "Natitiyak kong si Arturo ang isa sa dalawang yan dahil mas malakas ang kanyang puwersa. Tara na, sundan na natin siya at ating patayin." At mabilis nang tumakbo ang mga ito sa gilid ng kabayan at bawat madaanan na mga kalabang aswang, pinagkakalmot ng mga ito nila ni Hamel. Nang makarating naman sina Arturo at Tibor doon sa kabilang bahagi, mabilis na inatake nila ang mga aswang doon na pinamumunuan itong si Duming. Gulat na gulat pa nga ang mga ito sa bigla ang pag-atake nila ni Arturo sa mga kalabang aswang. Patay agad ang limang mga aswang nang atakihin ang mga ito ni Arturo at Tibor. Hinahagilap ni Arturo kung nasaan itong si Duming. Ngayon, pagbabayarin na niya ang traidor na ito. Ilang sandali pa, nasipat na nitong si Arturo itong si Duming doon sa gilid ng mga batuhan habang nakipaglaban sa mga tauhan nila. Wika agad nitong si Arturo kay Tibor. "Ikaw na muna ang bahala dito, Tibor. Puntahan ko lamang ang traidor na si Duming. Ako na ang papatay sa kanya." Tumango lamang itong si Tibor at muling nagpatuloy ito sa pag-atake sa mga kalaban na aswang. Habang si Arturo, umikot ito doon sa mga kakahuyan para puntahan ang kinaroroonan
nitong si Duming. Doon na ito dumaan sa Kakawyan para hindi siya makita. Nagkarga na din ito ng mga malalakas na orasyon. Habang doon naman sa Kakawyan, nandoon na din ang grupo nitong si Hamil at patuloy na sumusunod kay Arturo. Nagulat pa nga ang mga ito kung bakit doon sa Kakawyan dumaan itong si Arturo. Ilang sandali pa, utos nitong si Hamil sa apat na mga kasama na mas nakakabuting atakihin na itong si Arturo dito sa Kakawyan para walang makakita at walang makakatulong. Mabilis na umigpaw sa itaas ng mga punong kahoy ang apat na mga mandirigma, pati na rin itong si Hamil, itong si Arturo. Habang mabilis itong tumatakbo, agad na naramdaman ito na may mga aswang ang nasa kanyang likuran. Kaya tumigil na ito sa pagtakbo. Nagtataka siya kung sino ang mga sumusunod sa kanya. Natitiyak niyang mga kalaban ang mga ito. Humanda agad itong si Arturo dahil malalakas ang kanyang mga naramdaman na pwersa ng mga kalaban. Hinugot niya ang kanyang tungkod at sa isang idlap, biglang umatake agad ang apat na mga tauhan nitong si Hamil. Biglang umigpaw naman itong si Arturo para makailag sa apat na papasugod. Kakaiba din ang mga tauhan na ito ni Hamil. Dahil bukod sa malalakas na mga kakayahan, may hawak pang mga armas ang mga ito. Bukod din sa kanilang mga matutulis na kuko at pangil, nakaiwas itong si Arturo sa dalawang umaatake. Ngunit ang isa na sumunod ay hindi na. Tinamaan siya sa likod at balikat gamit ang isang mahabang tabak ng aswang. Agad na naramdaman niya ang kirot sa kanyang sugat. Bumagsak itong si Arturo sa lupa, pero kailangan niyang gumalaw at umilag dahil papasugod na naman ang kanyang tatlong kalaban. Mabilis nang tumalon sa itaas ng punong kahoy itong si Arturo. Ngunit mayroon isa pang nilalang ang tumalon at hinagip siya ng mga kalmot. Kakaiba din ang bilis ng nilalang na ito at muntik pa siyang tamaan ng mga kalmot. Sabi agad dito sa kanya, "Katapusan mo na ngayon, Arturo. Katapusan na ng inyong angkan. Pagbayaran mo ngayon ang ginawa mong pagpatay sa aking mga tauhan doon sa gilid ng ilog." Patuloy na inatake si Arturo nitong si Hamil at ng tatlo pa nitong kasamahan. Habang umiilag itong si Arturo at nagpatalon-talon sa mga puno ng kahoy, napansin niya ang isa sa mga ito na natiling nakatayo lamang at parang nag-uusal ito ng mga orasyon. Bumuka-buka kasi ang bibig nito habang nakatitig sa kanya ang aswang. Sa isip nitong si Arturo, kaya pala parang namimigat ang kanyang katawan. May mga ginawang orasyon pala ang mga ito sa kanya para siya ay mapahina. May kinuhang punyal itong si Arturo at pagbagsak niya sa lupa, mabilis niyang itinarak ito sa lupa sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Biglang nabuwal ang isang tauhan nitong si Hamil na nag-uusal ng mga orasyon. Ramdam din nila na mas lumakas pa ang pwersa nitong si Arturo. Lalong namangha ang mga ito nang makitang naghihilom na ang mga sugat sa katawan nitong si Arturo. Sabi nitong si Hamil na sa pagkakataon na iyon, nakatayo na ito sa harapan ni Arturo kasama ang isa pang tauhan. Dahil ang dalawa pa, tinulungan ng mga ito ang isang kasamahang nabuwal sa lupa. "Ikaw na talaga si Arturo. Ikaw ang tinaguri ang pinakamalakas na aswang. Muntik ko nang makalimutan ang ginawang pagpatay mo kay Tio Alfredo at Tatay Tasyo." Lumingon ito sa apat na mga tauhan. "Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta itong kaharap natin. Ito ang pinakamalakas na aswang." Ang sagot naman itong si Bruno
ang isa sa kanang kamay ni Amel. At kabilang sa apat na malalakas na mandirigma, pinunong Amel, walang malakas sa akin. Papatayin ko ang isang iyan ngayon din. Kung marapatin mo, lalabanan ko na nag-iisa ang Arturo na iyan. Wika naman itong si Amel. Mukhang nasubrahan ka yata sa yabang Bruno. Hindi dahil natamaan mo siya kanina, ay kayang-kaya mo na ang aswang na iyan. Makinig kayo. Kailangan natin na mapatay agad ang aswang na ito bago pa magkaroon ng pagkakataon na lumabas ang tunay niyang anyo. Ano ang ibig mong sabihin, Pinunong Amel? Nabalitaan ko na ang isang aswang na ito ay espesyal dahil sa kanyang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan na pinaghalong busaw at aniningaw. Kaya nagkaroon siya ng kakaibang pwersa at lakas. At sa tuwing nagagalit ito ng sobra, lalabas ang malahalimaw niyang anyo at lakas. Tumawa lamang itong si Bruno at ang sabi pa nito kay Amel, "Pinunong Amel, mukhang mas gusto ko yatang labanan ang halimaw niyang anyo." Nagagalit na itong si Amel sa kanyang mga tauhan dahil sa pagiging pabaya ng mga ito. Ngunit biglang sabi nung isa pa na tauhan itong si Amel, "Pinunong Amel, nawala si Arturo." At pagbalik niya ng tingin sa harap, wala na doon si Arturo. At sa isang saglit pa, dalawang magkasunod na hampas ang ginawa ni Arturo kay Amel at sa isa pang nitong tauhan. Nakaiwas itong si Amel dahil hinaharangan nung isa ang paghampas nitong si Arturo. Tumilapon ito at tumama pa doon sa isang puno ng kahoy. Agad naman na kumilos ang tatlong tauhan nitong si Amel at umatake na din agad ang mga ito kay Arturo. Napakabilis na umigpaw at pinaghataw si Arturo gamit ang kanilang mga armas. Habang itong si Amel, may mga iniusal-usal din itong mga orasyon at may mga isinaboy na pulbo na kulay itim sa buong paligid ng kakahuyan. Nang maamoy ni Arturo ang pulbo na iyon, agad siyang nakaramdam ng hirap sa paghinga at nanghihina din ang kanyang katawan. Kaya nagpasya itong doon sa damuhan lalabanan ang mga ito dahil may mga batuhan din ang nandoon. Pwede siyang makapagtago kung kinakailangan. Mabilis na din na umatake itong si Amel. Sigaw niya sa mga kasamahan, "Huwag niyong hayaan na makalayo." Naamoy niya ang pulbo galing sa halaman na lirang na galing sa mundo ng kadiliman. Nanghihina ngayon ang kanyang katawan. Samantalahin na natin ito. Patayin na si Arturo. At inatake nila si Arturo doon sa damuhan. Pinagtutulungan na nila ito. Pakiramdam ni Arturo na umiikot ang kanyang paningin. Kaya mabilis siyang nag-uusal ng mga orasyon at kinuha ang isang maliit na bote para amuyin ang laman nito. Sa ganitong paraan, mapawalang bisa niya ang ginamit nitong si Amel. Ngunit naramdaman na lamang niyang may tumama sa kanyang likod na matulis na bagay at pati na rin sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Nabitiwa na din niya ang hawak na buti ng langis. Sa nanalabo niyang paningin, hinahagilap niya ang mas malapit sa kanya na kalaban at ilang sandali pa, dinaluhong na ito ni Arturo. Sa nalalabi niyang lakas, kinubawan niya ito at habang nag-usal ng mga orasyon, pinagkakalmot niya ito sa buong katawan. At kahit na pinagkakalmot na din si Arturo sa kanyang likuran ng mga kalaban, hindi niya ito tinigilan hanggang sa mapatay niya ang isang kalabang aswang. Ngunit sa isang hampas nitong si Bruno at tinamaan si Arturo sa ulo, agad itong nabuwal sa lupa at hindi na gumagalaw. Nilapitan agad nila ang isang kasama na nakabulagta at tinulungan. Sabi ni Amel, "Mukhang patay na si Masong." At lumingon ito
sa nakabulagtang si Arturo. Pagkatapos, mabilis itong umigpaw at pinagtataga niya itong si Arturo. At hindi pa ito nakuntinto. Pinagkakalmot niya ito sa liig at dibdib. Sa tingin ng mga ito, napatay na nga si Arturo dahil sa dami ng mga sugat na natamo sa katawan. Wika pa nitong si Amel. Napatay ko rin ang sinasabi nilang pinakamalakas na aswang. Ngayon, uubusin na natin ang lahat ng ating mga kalaban at tuluyang sakupin na ang buong kagubatan ng sanay. Sabay na umaalulong ang mga ito bilang hudyat ng tagumpay sa kanilang pagpatay kay Arturo. Matapos bitbitin ang isang napatay ni Arturo, naglalakad na sana ang mga ito palabas ng gubat. Ngunit ang isa sa kanila napansin agad ang mabilisang paghihilom ng mga sugat ni Arturo sa kanyang katawan. Kaya wika nito kay Hamel. Pinunong Hamel, tingnan mo ang katawan ni Arturo. Kaya sabay na napatitig ang mga ito. Kita nga nila na naghihilom ang lahat na sugat nitong si Arturo sa katawan. Kaya mabilis silang bumaling at papunta na sa kinaroroonan ni Arturo para tuluyan na itong patayin. Plano nitong si Hamel na pugutan na ito ng ulo. Nang medyo nakakalapit na sila sa nakabulagtang si Arturo, hinugot na nitong si Hamel ang dalang matalas na armas. Ngunit napatigil ito nang mayroong makitang parang manipis na usok galing sa katawan nitong si Arturo. Hanggang sa unti-unting gumagalaw na itong si Arturo. Humanda agad ang apat. Ang isang kasama nilang nawala na ng buhay na bitbit nung isa, inihagis ito ni Bruno doon sa gilid ng puno ng kahoy. Kakaiba na ang kanilang naramdaman. Mas lumakas pa ang pwersa na nanggagaling kay Arturo. Hanggang sa tuluyan nang tumayo si Arturo, pagkatapos sumigaw ito ng napakalakas. Umaalulong ito habang parang umuusok pa rin ang katawan. Humaba ang mga buhok nito, lumaki ang katawan. Mas bumalasik pa ang hitsura nito. Pagkatapos, dahan-dahan nang lumingon ito paharap sa kanila. Sabi agad nitong si Hamel, "Iyan na ang anyo bilang halimaw ni Arturo. Bago pa nito makumpito, atakihin na natin siya." Ang utos nito sa mga kasamahan at sabay-sabay nang umigpaw si Hamel kasama ang dalawa pang tauhan, habang ang isa mabilis na mayroong kinuha itong tatlong maliliit na punyal at itinarak sa lupa sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Gumawa agad ito ng orasyon at ritual. Habang sinahamil, papasugod na ang mga ito kay Arturo. Nang makalapit na ang mga ito, agad nilang inatake itong si Arturo. Ngunit sa isang iglap, nawala ito sa kinatatayuan. At biglang hinagilap ang paanong isang tauhan ni Hamel at binitbit ito ni Arturo habang umaatungal papunta doon sa batuan at doon pinaghampas ang katawan nito. Pagkatapos, ibinaon ang mga matatalas at matutulis na kuko nitong si Arturo sa dibdib ng kalaban. Habang si Hamel, mabilis na sinundan itong si Arturo para matulungan ang kanilang kasamahan. Ngunit gulat na gulat ang mga ito nang biglang sinalubong sila ni Arturo isang kalmot at tinamaan sa dibdib itong si Hamel. Pagkatapos, dinamba itong si Bruno, niyakap galing sa likuran at binitbit ni Arturo papunta doon sa isa pa nilang kasamahan na kasalukuyang gumagawa ng orasyon. Dito ibinagsak ni Arturo ang katawan nitong si Bruno sa gitna ng mga ginawang ritual ng kasamahan nila ni Hamel. Nagulat na din itong si Bruno dahil kahit na ano pa ang kanyang gagawin, hindi niya kaya ang sobrang lakas ni Arturo. Kahit na anong pagpupumiglas ang kanyang ginawa, hindi siya makawala. Pagkabagsak nitong si Bruno,
Mabilis na pinaghuhugot nitong si Arturo ang tatlong punyal na nakabaon sa lupa at pinagtatarak niya ang mga ito sa katawan ni Bruno. Napaigik ang kalaban, napahawak na lamang sa magkabilang balikat nitong si Arturo na sa pagkakataon na iyon, hindi pa ito tapos. Dahil muling binitbit ito ni Arturo at itinapon sa napaatras na kasamaan nitong si Bruno. Habang si Amel nakaramdam na ito ng takot, malayo na ang agwat ng kanilang lakas sa aswang na si Arturo. Ramdam niya ang pangingirot sa kanyang sugat. Nang tingnan niya ang kinaroroonan nila ni Arturo, walang kahirap-hirap na pinatumba nito ang dalawang natitirang kasama niya. Kaya nag-iisip na ito na tumakas na at bumalik sa kanyang mga tauhan na nakipagbakbakan doon sa mga kabayan. Mabilis itong tumalon at tumakbo doon sa mga damuhan palabas ng gubat. Habang sina Arturo, nahagip na niya ang isa pa at isinandal niya ito doon sa puno ng kahoy. At sa isang iglap, dinaklot nito ang puso ng aswang at piniga ito. Napangasab na lamang ang aswang at paluhod ito sa lupa. Ang ginawa ni Arturo, hinila niya ang nanghihina na si Bruno at ibinagsak niya ito doon sa kalaban na napapaluhod. Wika ni Arturo, "Mga salot kayo sa mga kauri nating mga aswang. Pagbayaran ninyo ngayon ang inyong ginawa sa aming angkan at ang pagpatay ninyo kay Lolo Lucio." Hinugot nito ang itak na gawa sa bulalakaw at itinarak ito ni Arturo sa likod ni Bruno at tumagos pa ito sa isa pang aswang na agara na ikinamatay ng dalawa. At pagkatapos, pumihit itong si Arturo para habulin ang papalayong si Amel. Mabilis na nagpalipat-lipat sa mga puno ng kahoy itong si Arturo, habang si Amel mabilis na sinusuot nito ang mga kakahoyan at tumatakbo sa malalagong damuhan. Kailangan niyang makatakas. Kailangan pa siya ng kanyang mga tauhan na nakipaglaban doon sa mga kabayan. Kung mawala siya, tiyak ang kanilang pagkatalo. Masyadong minaliit nila ang kakayahan ni Arturo. Hindi niya lubos maisip na sobrang lakas pala nito na malayong malayo sa kanilang inaasahan. Ngunit nang papalabas na sana ito ng kakahuyan, biglang may bumagsak sa kanyang harapan si Arturo at nakaharang na ito. Wika agad nito kay Amel, "Amel, ilibot mo na sa paligid ang iyong mga paningin dahil hindi mo na masinagan pang muli ang kagandahan ng mundo. Tatapusin na kita ngayon." Napaatras itong si Amel, pero wala na siyang mapagpipilian pa kundi labanan si Arturo sa natitira niyang lakas. Ilang sandali pa, biglang umigpaw itong si Arturo at sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Amel. Inihampas agad ni Amel ang dala niyang matalas na armas. Ngunit agad na nakalipat ng pwisto itong si Arturo doon sa kanyang likuran. Isang sakmal nito, napaigik itong si Amel at lumabas agad ang dugo sa sugat nito sa likod at doon sa kanyang bibig. Niyakap na ito ni Arturo galing sa likuran at bumulong ito sa tinga ni Amel. "Ito ang tandaan mo. Walang makakatalo sa akin. Dadalhin na kita ngayon sa impyerno." At kinagat ni Arturo ang liig nitong si Amel habang idiniin pa ang kamay sa pagkabaon nito sa likod. At pagkatapos, dinukot ni Arturo ang puso nito at hinugot palabas. Dito na napaluhod itong si Amel habang napangasap at nagsilabasan ang mga masaganang dugo galing sa sugat nito. Ngumasag na lamang ito habang bumula-bula ang dugo sa dibdib. Ilang sandali sa kakaunting buhay na nalalabi ni Amel, dahan-dahan itong lumingon kay Arturo. Hinawakan ni Arturo ang ulo nitong si Amel at tinagpas nito ang liig.
Tumilapon ang ulo nito pagkahiwalay nito sa katawan. Natahimik ng ilang sandali si Arturo at nag-iisip. Ngayon napatay na ang pinuno ng kanilang mga kalaban. Kailangan niyang isunod ang mga tauhan nito. Kailangan ng kanyang mga tauhan ang kanyang tulong. Mabilis na umigpaw itong si Arturo sa itaas ng mga punong kahoy at nagpalipat-lipat sa mga ito pabalik doon sa mga kabayan. Makalipas lamang ang ilang sandali, napatigil sandali ang mga nagbakbakan na mga kapwa-aswang nang marinig nila ang pagsigaw at pag-alulong nitong si Arturo na tumalon galing sa puno ng kahoy at papunta doon sa batuhan kung nasaan nandoon itong si Duming. Napatitig itong si Duming at alam niyang may nangyayaring masama sa kanilang pinuno na si Amel dahil hindi na niya ito naramdaman pa. Batid niyang siya na ang isusunod nitong si Arturo. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon at inutusan ang mga kasamahan na harangin itong si Arturo. Wika nitong si Duming, "Pagtulungan ninyo ang halimaw na iyan." Nang makita naman itong si Tibor itong si Arturo, napangiti na ito at naamoy na ang kanilang tagumpay. Mabilis nang tumakbo ang mga aswang at patuloy na inatake ang mga kalaban ng mga ito. Itong si Arturo, mabilis itong umigpaw at hinaribas ang mga tauhan nitong si Duming. Bawat mahawakan nitong si Arturo, ibabalibag ang mga ito at ihahampas sa mga batuan ang katawan ng mga aswang. Pagkakalmutin sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa mawala na ang mga ito ng buhay. Nang maabot ni Arturo itong si Duming, gulat na gulat din itong si Duming dahil hindi na niya kayang tablan itong si Arturo ng mga orasyon. Sa kabilang banda naman, maraming napapatay na ang grupo nila ni Abner doon sa harapang bahagi ng bahay. Nagtakbuhan na ang mga kalabang aswang papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar kung saan mas marami pa ang mga aswang na nanodoon. Hinabol ang mga ito ng grupo nila ni Abner at patuloy na pinag-aatake. May mga naglalabanan pa rin sa itaas ng mga bubong ng kabayan at doon sa gilid. Doon naman sa pangpang, may ilan na ng mga kalabang aswang ang umaaligid doon sa pangpang. Naramdaman agad ito ng grupo nila ni Lola Nana. Kaya ang ilang bantay na kasama ng matanda, dahan-dahan nang sumilip ang mga ito sa mga butas ng batuan at kita nila ang mahigit sa 10 umaaligid doon sa pangpang at umaamoy-amoy na parang naamoy at naramdaman na sila ng mga ito. Mabilis na umikot ang mga bantay ni Lola Nana doon sa kabilang bahagi ng pangpang para makalabas. Aatakihin nila ang mga umaaligid na mga kalaban ngayon. Kasama din nila ang mga kababaihan na nandoon. Sa tingin ng mga ito, mukhang kailangan na ngayon ang kanilang tulong sa labanan na ito. Makalipas ang ilang sandali, pinagtutulungan nilang atakihin ang lahat ng mga aswang na umaligid doon sa labas ng pangpang. Mas marami ang bilang ng grupo nila ni Lola Nana, kaya agad nilang napatay ang lahat na mga nandoon. Pagkatapos, tiningnan nila ang kanilang mga kabayan. Nakita nila ang mga naglalaban na nandoon. Sa tingin ng mga ito, mukhang nakakalamang na ang grupo at ang angkan nila. Hindi nga sila makapaniwala na mas marami na ngayon ang bilang nila kumpara sa mga kalaban. Kaya utos ni Lola Nana, tutulungan na nila ang kanilang mga kasamahan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito at inatake ang bawat masipat at makitang mga kalabang aswang doon sa itaas ng kanilang mga bubong at sa gilid ng kakahuyan ng mga ito. Habang sina Abner, naabutan na nila ang mga kalaban doon sa kabilang bahagi. Nakita na din nila ang naglalaban na si Arturo at Duming. Pero kitang-kita agad
na walang kalaban-laban kay Arturo itong si Duming, dahil makailang bisis na ginamit na nitong si Duming ang kanyang malakas na kalaman sa orasyon. Ngunit walang anumang epekto ito kay Arturo. Hindi ito tumalab. Hinahagis na nitong si Arturo ang katawan nitong si Duming doon sa mga batuhan at pinagkakalmot na ito sa buong katawan. Kaya nang bumagsak ito sa lupa, nakaluhod na ito at tumagos agad ang mga dugo galing sa mga sugat sa katawan nito. Hindi naman ito matutulungan ng mga kasamahang aswang nitong si Duming, dahil nakapalibot nito sina Tibor at ang mga kasamahan. Patuloy silang inaatake ng grupo nila ni Abner, pati sa grupo nila ni Lola Nana. Wika ni Arturo habang lumalapit ito kay Duming. "Isa kang napakalaking traitor, Duming. Bakit mo ito nagawa kay Lolo Lucio? Kinupkop ka, inaalagaan at pinagkakatiwalaan. Nagawa mo pang traitorin." Ngunit ngumisi lamang ito at ang sagot nitong si Duming, "Mahina ang pamumuno ni Lolo Lucio, Arturo. Walang sariling desisyon bilang supremo." Lalong nagbabaga sa galit itong si Arturo sa kanyang narinig. "Ano ang karapatan mo na sabihin iyan? Sapat na ba iyan na dahilan para traitorin at patayin ang taong tumulong at kumukop sa iyo? Pero katapusan mo rin ngayon, Duming." At muling humakbang itong si Arturo para tapusin na ang buhay nitong si Duming. Ngunit biglang may nagsalita sa likuran nitong si Arturo. "Arturo, tama na iyan. Hayaan mong ako ang papatay sa traidor na iyan. Ako ang maghiganti para sa iyong Lolo Lucio." Paglingon nitong si Arturo, si Lola Nana. "Lola Nana, di ba nandoon kayo sa pangpang?" Ang pagkagulat na tanong nitong si Arturo. "Nakalabas na kami, Arturo, dahil nakita naming papunta na sa pagkatalo ang mga tauhan ni Hamel, at alam kong napapatay mo na ang isang iyon." Patuloy ang paglalakad nitong si Lola Nana papunta kay Duming. "Arturo, ako na ang bahala sa kanya." Wika nitong si Lola Nana, "Para mo na rin akong pinatay, Duming, sa ginawa mo kay Lucio. At ngayon, alam kong ikaw ang nasa likod ng mga pag-atake sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero hindi mananaig ang kasamaan ninyo. Pagbayaran mo ng iyong buhay ang ginawa ninyo, Duming." Ngumisi lamang itong si Duming kay Lola Nana na walang bahid ng pagsisisi. "Lola Nana, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Kaya may kinuhang buti ang matanda. Dinasalan ito at pagkatapos, ibinuhos niya ang laman ito sa katawan nitong si Duming. Agad na nagliliyab ang katawan ni Duming pagdampi ng mga langis sa katawan nito. Napasigaw na ito at nagpagulong-gulong dahil sa sobrang sakit ng unti-unting pagkasunog ng kanyang katawan. Umaalulong ito at naghihiyaw hanggang sa tuluyang matupok na ito ng apoy. Habang ang mga kasamahan ng mga ito, nang makita nila ang nangyari kay Duming, may ilan pa ang nagtatangkang tatakas. Ngunit agad na naharangan ang mga ito ng grupo nila ni Abner at Tibor. Walang itinirang buhay sa mga nagtangkang tatakas. Pinatay ang lahat ng mga ito. Ang mga nanatili naman doon sa mga kabayan, lumuhod na ang mga ito sa kanila at sumusuko. Wika at utos ni Lola Nana na gawin nilang bihag ang mga sumusuko. Ikulong ang lahat ng mga iyan doon sa pangpang. "Hindi tayo ganun kasama para hindi sila pagbigyan ng isang pagkakataon na mabuhay. Sumusunod lamang sila sa utos ni Hamel. Wala na ang mga namumuno sa kanila. Walang magagawa na ang mga iyan sa atin." Utos pa ng matanda
na iligpit nila ang lahat ng mga bangkay ng mga kalaban. Susunugin na nila ang lahat ng mga ito. Dahil sa sobrang dami, matatagalan pa sila kung ililibing pa nila ang mga katawan ng kanilang mga kalaban. Habang ang mga namatay sa kanilang mga kasama, ilalagay muna lahat ang mga ito doon sa malawak na lugar sa bahay nila ni Lola Nana para mabigyan ang mga ito ng maayos na libing at makita din sa huling pagkakataon ng kanilang mga pamilya. Mabilis na kumilos ang mga ito at lahat ng mga bangkay na nakabulagta sa gilid ng kakahuyan, sa bubong ng mga kabayan, sa mga batuhan ay iniligpit nila, pati pa nga ang mga bangkay nila ni Hamil at ng apat na mga kasamaan ng mga ito. Inihiwalay ang mga bangkay na galing sa angka nila ni Lola Nana. Sinunog nila lahat ng mga bangkay ng mga kalaban at ang mga bangkay naman galing sa kanilang angkan, dinala doon sa harapan ng bahay nila ni Lola Nana katulad ng utos ng matanda. Tagumpay man sila sa pagtatanggol ng kanilang angkan, pero tulad ng inaasahan ni Lola Nana, marami pa rin ang nagbuwis ng buhay galing sa kanilang angkan. Napuno pa rin ng mga iyakan at angil ang buong lugar. Kinabukasan, agad na nagpupulong sina Arturo kasama sina Abner, Lola Nana, Tibor at ang iba pang malaki ang katayuan sa kanilang angkan. Kailangan na nilang pahigpitin ang seguridad ng kanilang kuta, dagdagan din ng mga bantay at kilalanin mabuti kung may mga bago man na papasok sa kanilang kuta. Hindi rin basta-bastang makakalabas ang sinuman sa kanila sa kuta kung hindi ito alam nila ni Lola Nana at kung saan man papunta ang mga ito. Kumalat agad ang balita tungkol sa pagkatalo ng grupo nila ni Hamil doon sa mga kapwa-aswang na naninirahan sa gilid ng bundok ng Sanay. At nakarating din ito sa kapatid nitong si Hamil na nagkukuta sa kabilang bundok. Galit na galit ito dahil sa pagiging sobrang matapang nitong si Hamil na minsan hindi na ito nag-iisip kung ano ang tama, kaya napahamak ito. Hindi rin magawa ng kapatid ni Hamil na agad na atakihin ang grupo nila ni Lola Nana para makapagiganti dahil kakaunti lamang ang kanyang mga tauhan. Habang sina Arturo, nagpapaalam na din ito kay Lola Nana at sa lahat ng mga aswang doon sa lugar. Lola Nana, pansamantalang babalik na muna kami sa isla ng Secure. Mag-iingat kayo dito. At Tibor, ikaw na ang bahala sa kaligtasan ni Lola Nana. Dadaanan pa namin si Tatay Andoy para makapagpaalam na din sa matanda. Sa araw na iyon, umalis na sina Arturo at Abner. Dumaan lang din muna ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Andoy para makapagpaalam doon sa matanda. Masayang masaya din ito dahil nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Lucio. Masaya ako, Arturo, at nalipol ninyo ang grupo nila ni Hamel. Alam ko ang kasamaan ng angka nila dahil doon sa paana ng bundok ng Sanay nakatira si Rene, ang panganay ko na anak. Lahat ng mga ito doon ay nilukuban ng takot dahil sa pamimiste ng mga aswang na ito na sakop ni Hamel. Tama lamang ang ginawa ninyo at napatay nyo ang traitor na nasa loob ng kuta. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan nila ni Arturo na kinabukasan na sila uuwi ng isla ng Secure. Ang sabi kasi nitong si Tatay Andoy, nabibisitahin siya ngayon nila ni Rene at Sheila, ang kanyang mga anak. Tamang-tama na nandito din sila para magkita din ang mga ito at magkakamustahan. Napakatagal na din ang panahon na hindi na nagkikita ang mga nagturingan na magkapatid. Nag-uusap din sina Arturo at Abner. Iniisip ni Arturo kung kailan kaya makamtan ang ganap na kapayapaan ng kanilang angkan.
magkakamag-anak lamang ang mga ito. Simula nang patayin ang mga magulang ni Arturo, nagkagulo na ang lahat. Naglalaban na ang kapwa mga aswang at nagkawatak-watak ang kanilang angkan.